Yun. Wala pa si Chris. Wala pa si Chris Bakula. So, sayang naman tong sinetup ko na stream. Teka, let's just make sure na walang naririnig na sound kasi last time na ano ako eh, na-copy strike ako ng UFC. Just because. Teka. Tambay lang tayo habang nanonood. Teka, is tayo ng... Para malinis tayo. Okay! Di pa nagme-message si Chris eh. Toyang! Kumusta ka na, Toyang? Good morning sa iyo. Wala pa si Chris. Hindi ko alam kung ano, kung nakaalis na, baka nakatulog. Pero pupunta 'yun. Tayo muna. Ito na, nagsimula na yung main card eh. Sayang naman tong sinet up ko kung hindi tayo makakapag-live. Di makita. Ay, nako. Hindi pwedeng stream yung ano, Toyang. Teka. Alam mo na gagawin ko. Wait lang. Para mapanood mo. Dating gawi tayo. Nasa ba yun? Meron ka bang ano? Naririnig mo ba ako? Okay, naririnig mo ako. O yan. Ayan, Toyang. Magsawa ka. Okay na ba sa'yo yan? Yes. Teka, ayusin natin para maganda. Yan. Okay. Tapos ko, ano? Dapit ko nga ito. Wala pa si Chris eh. Banga natin, tayong dalawa na lang muna dito. Yung mga ampalaya, walang ano eh. Si Alabira. Sino nanonood? Sinong nanonood ng... Eto, Bonical. Yan yung first fight sa ano. Na-promote to kasi sa ano eh. Sa first, sa main card. Bonical, yung mas white. Yung walang tato. He is, I think, one of the probably, most likely, a future champion. He is amongst the best of the best sa mga wrestlers, and he transitioned to MMA, and he has been undefeated so far. So, tingnan natin ngayon. Pagdating sa wrestling, kumbaga... Sino itong mga to? So chill lang tayo dito habang nanonood. Kasi wala akong kasama. Hindi pa dumadating si Chris eh. Nood lang muna tayo dito. Tingnan natin kung makakaalis sa first round tong si Brundage. Hindi ako masyadong familiar. Okay na mo!
Sino naglalaban ngayon? Nanonood ka ba? Sino mga nanonood dito? Sino to? Si Makabulbul. Hayop ka, Makabulbul. Magahit kang hayop ka. Ano ka ba, Makabulbul? Nag-shave ka ba o trim lang? O let loose? Shave, trim, o braids? Ayan! Teka, hindi. Ito, naiano niya na. Tawag dito. Nailock na niya nga yung ano, nailock niya na yung ano bang tawag dyan? Nalimutan ko. Yung triangle. Pero na, he's defending the choke right now. Let's see. Pero overwhelming daw talaga tong ano eh, tong wrestling nitong si Bonical. Share nyo to sa mga UFC fans para magkakasama tayo. Gusto nyo, magsiakyatan kayo eh. Pag hindi dumating si Chris, magpapaakyat ako dito. De, pero dadating yun. Grabe, ito na. Big elbows. My message nga si Che. Ayan, no? Longest fight of Bo Nickel's career in MMA. Will he be able to get out of round one? Itong si Brundage. So, heavy underdog tong si Brundage right now, and as you can see. Pero of course, this is MMA. You will never know kung kailan magbabago yung tide. Bigla-biglaan talaga. I just watched kanina yung main event sa prelims. Si Yiri Prohaska tsaka si Rakic. Prohaska was getting beat up in the first round but then came back with a strong finish. Grabe, ganun yung ano eh. Hihimatay na ata. Eto, trim lang daw para di makati. Hindi pa naman tatap. Ano, Toyang. Ano pa yan? Matagal-tagal pa yan. Hindi pa naman siya in danger. Pero, hindi siya makagalaw. Diba? Na actually, napanood mo yan sa personal, medyo boring talaga yan eh. Kasi lalo na pag nasa arena. Kasi nakanood ako ng UFC nung pumunta dito. It's, siyempre, ang liit lang yan, di ba? Pag nakita mo, tapos walang commentator. Check natin si Chris kung nasan. Sayang eh. Sinong gusto kong makiyat? Alabira, gusto mong makiyat? Nanonood ka ba? Message ko nga si Che.
Anong nangyari kay Chris? Di sumasagot. Baka nakatulog ulit. Naku, yan na. Mag-i-invite ako ng ano, yung dati naming kasama. Brandage. Hindi ako nanonood. Hindi kasi pwedeng i-ano eh. Hindi ko kasi pwedeng i-restream tong ano. Etong video. Kaya... daw, nagpa-corner. Munta ako sa ano kagabi eh, sa Korean store. Meron akong nakitang ano, sarap. Honey butter almonds. Nagtingin ako eh. Kaninang madaling araw. Merong 24 hours na Korean store. Ring ko nga si Che. Test. Hey, babe. Hindi ko na hintay si Chris. Bakit? Tambay ka dito? I'm just waiting before I have to go. Okay. Siguro. Hindi naman sinabing hindi. Hindi siya pupunta. Maybe. Baka nakatulog. Baka nakatulog si Chris Bakula. Ito. Nanonood ka ba? Grabe pangalan ito si Makabulbul. Ayos. Palitan mo nga ang pangalan mo. Oy! Hindi ko nakita yung finish. Ano nangyari? Nag-tap. Sarap. Meron ako nabiling marshmallow nandun. Mm-hmm. Kuha pa. So. Si Mark Zuckerberg. Kaya kasama si Dynamite. Ito mo si Mark Zuckerberg, naka white t-shirt lang, oh. Ano si Dynamite yun? Hi daw, sabi ni Toyang. Ang bruhan na si Toyang. Yan yung ano eh, itong si yung white dude na yung walang tato. Parang malamang future champion yan. Sobrang lakas niyan. Ah, huli talaga oh. Hindi ka na makakaalis dun eh.
Basta nakaloob, nakapasok sa loob nung chin. Nangyari kay Chris. Hindi nagre-reply. Mabilis mag-reply yun eh. Oo nga eh. Sabi, hindi daw siya nakaano eh. Hindi daw siya nakatulog ng maayos. Teka, embarrassed pa siya dun sa performance niya na yun. No. Oo nga eh. Kumbaga parang he was so dominant. Kasi hindi entertaining eh. Kasi they were just lying on the ground. Kaya sila binubu ng mga tao. May kulangot pa siya! May kulangot ka! Gumamit ka ng dude wipes. Ayun o, kinakita. Very uncomfortable ba? Redhead ba siya? Mm. Oo nga, no? He's ano eh. He's a... kumbaga parang... undefeated... hindi. May talo siya na ano. Pero he's a very dominant wrestling champion. Tapos he transitioned into MMA in just 2 years. 2 years pa lang nasa UFC na siya. Wrestler siya. Pure wrestler siya before. Kaya nga basta pag nakuha mo na rin yung ano, yung striking, medyo ano na yun eh. Sa wrestling kasi you can neutralize almost every attack. Lalo na tong ano, ang laki niya pa, di ba? Ang sarap nito, no? Nagalan? Yeah, alam mo, lalaban siya. Lalaban siya kay ano, si Mike Tyson, may lalabanan niya yung ano, yung isang YouTuber. Oh, si Valentina Shevchenko. Sino kasama niya? Mike Tyson is booked to fight Jake Paul. Jake Paul nga ba? O, si Jake Paul. Sa May. Pero ano, exhibition match. Pero ano yun eh, syempre matanda na. 50 ano na si Tyson? 56 ata. Or 58. So kahit si Mike Tyson ka, iba pa rin yung youth eh. Eh si Jake Paul naman, di naman yun bamban. Of course, he's not a Mike Tyson, pero he also trained extensively. Tsaka malaki din siya. So, pwedeng ma-knockout niya si Mike Tyson.
What? Grabe, sinagip niya yung, yung magulang niya sa sunog. Yung daughters niya, alam mo nung ito MMA history, when he used to fight when he was way younger. Meron siyang laban, ayan yung dalawang 'yan. Tapos nabugbog siya. As in bugbog sarado talaga siya. Tapos nanonood yung dalawang daughters niya, tapos pinuntahan niya sa ring. Parang pinapunta niya para just to appease them kasi iyak nang iyak yung dalawa. Grabe yun. Grabe yung scene yun. Ewan ko kung papakita. Talaga? Ano nangyari kay Chris? Sana naman eh walang nangyari sa kanya. Eh baka mamaya. Okay. Na hold up na naman ako. Oo nga. Okay. Oo nga pala na. Ah, para doon ba yun? Okay. Okay. Si Charles, kilala mo yan? Tatandaan mo? Ah, oo nga, no? Si Ronnie. Former champion yan eh. Dito sa card na to, kasi UFC 300 yan. So, mga every hundreds na event, they make it na talagang bonggang-bongga. So, dito sa card na to, dyan sa mga buong event, 12 yung champions or former champions. Hindi ko babasahin yan, Toyang. May nagko-comment. Ewan ko, mukhang girl or bakla. Hindi. Pero inaasar namin ni Chris yan. Pag ano. Hindi, pero mukhang girl naman siya. Mga galing yan dun sa mga Ampalaya gang eh. Hindi niya nakikita. Kita mo, naka-shiny si ano, Megan Olivi. Parang satin, ano ba yan? Satin ba yan? Or leatherette, parang ganun. Oo nga. No, nangyari doon. Buti na. May nakaaway. Ah, may mga basher siya. Nabubuhisit siya sa mga basher. Ang ginawa niya. Diyos ko po, surok yan. Eh kasi madaming Brazilian kasi yung kalaban niya eh. Eh madaming fans syempre yung mga Brazilians. Somewhere in, Georgia? Sa European pala siya, Georgia. Ayan o, nakalagay. Georgia, the United States.
Hindi, ibang Georgia yan. Yung bansang Georgia, yan. She's where? Alam ko, somewhere in the, ano yan eh. Wag na? Okay. Teka, ito. Hanapin natin. O saan yung Georgia? Hindi. Georgia nga. Alam na natin eh. Georgia. Georgia country. Nandun sa may ano. Teka. Teka, images. Nasa may taas ng ano, nasa may Black Sea sa may Turkey, oo. Doon nga. Kaya pala yung pangalan niya sa Rook yan. No. Nakikita ko, kaya ko lang naman alam yan dahil nakikita ko sa Miss Universe. Georgia! Mga ganun. At least ewan ko ha? Either Miss Universe or Olympics. Baka Olympics. So they look like they're Muslim. Hindi natin. Am I allowed to go in bikinis? Malamang. Pwede nga. Tingnan natin kung meron sa Miss Universe na Georgia. O. Mas gusto siya ng mga tao. Oo, eh ano yan eh. Former champion yan. At saka Brazilian nga siya. Sa Brazil, parang number 2 sport nila. Former champion? When he's a champion? Eh kasi hindi na siya yung champion ngayon. But he was a champion. Oo. Hindi, para formality lang. Siyempre, nakakalito pag yung sinabi mong champion siya. Tapos merong reigning champion. Oo, meron. Georgia, Miss Georgia, Miss Universe. Ay, ba, hindi, baka ano lang to. Baka sa USA to. Oo. Oo nga, Miss Georgia, USA. Oo, hindi siya. No, baka nga Olympics do ko nakikita. Miss Universe Georgia. Naku, otin mo si Mary Jane nag-comment. Mary Jane. Hindi ba? Walang ano. Walang hindi pwedeng pakita. Maano tayo. Makaka-copyright strike. Yeah, malis na. Wala na akong kasama. Si Chris wala pa rin ha. Anong nangyari doon? Grabe. Bira itong sino. Pero malakas tong si ano eh, si Charuk yan eh. I think he's undefeated as well. So he's one of those young fighters na galing sa Middle East na undefeated. Mag-unmute ka. Bawa. Di pwede. Di pwede.
Okay. Grabe, ito na. Toyang, gumanda ka. Kilala mo ba yan, Toyang? Wala pa rin si Chris. Ano bang nangyari dito sa ka... kay Bakula na to? Baka tinamad. Hiyana natin si Chris. Pikon, pikon ba? Usually hindi naman sila napipikon, pero sa bagay, no? Yung iba kasi parang ano eh, hinahawakan sila. Merong isa napikon dati kasi nakahat yung fighter. Hinablot yung hat niya. Galit siya. Naku, yan na. Si Charles Oliveira kasi is in his mid-30s already. Itong sina Charukyan, mga in their late 20s to. So they are entering their primes. And yun ang maganda sa UFC eh. That's how they ano eh. That's how they create new stars. Kasi pag let's say matalo itong si Charukyan, si Oliveira, eh di meron siyang former champion na tinalo under his belt. So ang laki ng ano niya. And kung let's say he performs well and he creates a good fight, di ba? So oy, gulit-gilot din agad. Oy! Oy, tap! Doon siya magtatap ba? Oh! Oy! Grabe. Hindi ganun ka no, kahigpit. Oh, nakaalis. Nakaalis. Grabe, siguro kung nagtap siya doon, sobrang disappointed niya. Oh! Grabe, elbow to the face. Eto, Charles Oliveira yan eh. He has the most submissions. Actually, one of the most wins in the UFC. Definitely most submissions. So, elite of the elites tong si Oliveira. And another thing about Oliveira, dati parang ano eh, noong mga he started in the UFC mga 2000 early 2010s pa, for the longest time di siya masyadong napapansin. Well everybody knows him, pero he was not in the conversation when you talk about Conor McGregor, Khabib, ganyan, although they're the same division. Tapos all of a sudden, biglang nagkaroon siya ng surge sa career niya. Tapos naging champion siya, di ba? Charukyan. Itong si Charukyan, Charuk. Charukyan eh. Si Alabera. Oh, naku, nabaliktad siya. Oh. Let's see what Charukyan can do. Naka-live pa ba ako? Baka na ano na ako ah. Check ko nga sa YouTube, sa Facebook. Baka kinat na yung stream ko ah.
Oh, nangyayari, di ko nakita. Illegal? Upkick, okay. Ah, okay. Bawal kasing sipain sa ulo pag yung fighter is considered grounded. So yung grounded, ibig sabihin nun, yung knees at saka yung hands, or at least one hand is touching the mat. Dapat, para hindi ka grounded, dapat yung feet mo lang talaga yung nakatungtong sa mat. So pag nakaluhod ka, grounded opponent ka pa rin. Hindi yun ano, hindi binigyan ng deduction. Si ano, si Oliveira yung winner ningan, Toyang. Oh. Oh my God. Oy! Grabe, no? Grabe, oh. Anong camera yun? Meron siyang 360 camera. Narinig niya yun. Solid na solid, no? Toyang. Right now he's been on his heels a little bit, but his striking...
Sino ang nakakalamang pumapalag yung bata ko? Pumapalag ba yung bata ko si Charukya? Oo! Competitive yung laban. Hindi ka ba makakapanood? Nandun ka ba sa GC? Nasa Ampalaya GC ka ba? Ano, Alabira? Akaso hindi pala pwedeng magano, hindi ko pala pwedeng masyadong madaming tao dun sa Ampalaya GC para ano, para mag video call. Holy shit. Grabe tong ano, hindi pa rin kumukupas yung jiu-jitsu ni ano ni Oliveira eh. Ito, Ampalaya pala. Oo nga, nandun nga. Yan nga, si ano ka ba? Si partner Paul ka ba? Comment lang kayo guys para may kausap ako dito. Si Chris, dapat kasama ko si Chris Bakula mag-stream. Kaso hindi nagre-reply, nakatulog ata. Grabe, naku, yari si Charles. Tayo, Charles. Naku, may dugo na si Charles. Pwede bang isama sa call? Uy, dumami tayo ah. Sino yung mga dumagdag? May mga dumagdag. What's up? Oh, lost the first, lost the second. Sabi ni coach. Holy shit, grabe! Grabe! Woo! Para siyang sex bomb dancer! Hindi naman. Grabe yung kick, no? Paano i-add? Kaso hindi ko siya friend, eh. Ikaw kaya mag-add? Friend mo ba? Friend mo ba si ano? Si Alabira. Baka ikaw ang pwedeng mag-add.
Oo nga, no? Hindi nga pala kita, kaibigan, na bruwa ka. Teka, na-share ko, hindi ko pa pala na-share tong stream, no? Julio M. 30, nanonood ka ba? Oh, grabe. Grabe yung elbow. Kinain lang, oh. Pero si Oliveira kasi, yan yung mga, ano, yung mga machine talaga na fighters, yung mga hindi napapagod, eh. Ito, Inchik. Hello, Kuya Comics Man. Sino ka? Hindi ko makita. Chinese. Sino to? Grabe to. Oy, yung mga nanonood, mag-ano kayo, magsalita kayo para may masabi ako. Nabang hinihintay lang natin si Chris. Sana magising siya para may abutan pa siyang laban. Oy, grabe! Nahuli na naman gilutin! Ay, ayaw niya pang bitawan yung ano, ha? Arm in guillotine sa bagay. Nakaano kasi, kaya niya. Nai-add mo, Toyang? Watching from Japan. Sino kaya to? Si Firewolf ka ba? Are you watching the fights as well? Anong itatawag ko sa iyo? Nice, grabe. Charles, tayo Charles. Oy! Baby na lang. Naku! Masamang balita. Naku, yan! Oy! Naku! Grabe, magtatap kaya. Oy! Are you gonna tap? Come on! Okay, nakadila pa si Charles. Oh. Oy, 4 seconds. Tignan mo, he's just gonna let the time expire. Woo! Panalo pa rin si Charuk yan. Hindi nag-tap eh. Thank you.
Ay okay po. Anong ay okay po? Justin. No, nananalo, nanonood ka, Justin? Kita mo, limited tayo. Visit na. Sport yan eh. Ano ka ba? Ano yan? Inaano niya na violence. Ay, ito pala eh. Ah, nakikita mo na? Hala, Bira. Mag-mute ka para ano. 3-0 for me. Pwede. Kasi hindi naman ano eh. Hindi naman na... hindi pasok na pasok yung guillotine niya. Tsaka naka ano eh. Bihira akong makita yung guillotine na naka... na nakadapa kayo parehas tapos magkaharap na nakadapa. Parang wala pa ako nakitang finish na ganun. Yung nasa tagiliran, nasa tabihan yun. Sige, add mo. Kaso ano eh, nakakanood yata si Justin eh. May pinapanoorin ata siya. Justin, nakakanood ka ba? May, nanonood ka ngayon? Bugna, ayoko nang mag-sombrero. Kaya mukha tayong... amoy shampoo pa naman ng hokbo ko. Split decision pa? Pikunin to. Ah, nagalit pa siya, asar pa siya na hindi ano. Hindi unanimous decision. Pikunin ito pa. Pikunin siya. Gabi yun si Charles. Ang dami ng talo ni Charles. Grabe. Ang gandang gumalaw eh, no? Siya pa rin, nakalaban niya si ano si Makachev.
Sino nanonood pa? Who else is watching? Magparamdam kayo. Para may kwentuhan tayo dito. Teka, maglagay nga ako ng hagdan dito sa mga gustong umakyat, ha? Oh, si Chandler. Hindi na tuloy yung ano eh. Siya namali. Yan yung pinanood natin last time, Toyang eh. Oh, akyat. Sino mga gusto, mga UFC fans? Hanggang 10 guests pala pwede dito. Ito, yan ang paborito kong fighter. Nako. Pangatlong ano, last 3 fights. Max Holloway versus ano, versus Justin Gaethje. Si Holloway is ano, may going up in weight class. So, pero tumatanda na rin kasi siya eh, 'di ba? And yung paglalabanan nila is ano, is yung BMF title. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng BMF? Ito, tunay na belt to sa UFC, ha? This is a real belt in the UFC. The BMF title. Which means, ano, badass motherfucker. Badass motherfucker belt. Ano yan? Ang weird naman ang commercial na to. What the fuck? Give your boys the love they deserve. Ang weird dun, ah. Oh, totoo yun. Bad motherfucker. Hindi ko alam bad motherfucker o badass motherfucker. Kasi yung unang BMF title was between... sino ba yung unang naglaban? Nate Diaz versus Jorge Masvidal. Yun. So, parehas gangster kasi yun eh. So, pareho silang hindi champion. So, ginawa nilang ano. Ayan si Uncle Chill! Woo! Sa bukas, pinakita na rin. Oy! All of fame na si Uncle Chill! Woo! All of fame na si Uncle Chill! Naku, iiyak si Uncle Chill! Grabe oh, hindi naging champion si Uncle Chill, ha? Grabe ito, sobrang ano ko itong si... Yan talaga. Yan talaga ang paborito kong fighter. He may not be the best fighter. He might have not won any titles in the UFC. Diba? Pero he is... basta. He's my favorite. Yung personality niya. And kita mo ha, ganito katindi si Chill. He was never a champion. He was never an interim champion. Tapos medyo hassle pa yung ano, yung pagkaka-exit niya sa UFC was because of PEDs. Oh no, kill me si Anderson. Pero they're gonna award him with a Hall of Fame indictment. Diba? Tapos ito yung legendary na ano nila eh, na laban niya kay Anderson Silva. Yun nga lang, so pa he was beating him for 4 rounds. Ayun, nadagdagan tayo. Nawawala. Ayan, oh, kaso bigla siyang na ano, bigla siyang nahuli ng triangle. Na triangle siya, nag-submit siya, natalo siya, hindi siya naging champion. So he was in the verge of beating Anderson Silva, who was a world beater during that time.
Greatest comeback of the... Ah, oh, grabe, Hassel. Sino yun? Oy. Uncle Chill! At saka mahal na mga fans ni Uncle Chill. One more for the bad guy! Yan. Grabe kasi yung si Chael Sonnen, nag-ano siya, yun, like what they said, he was, parang he brought WWE elements sa UFC. So, deliberate yung mga linya na ginagawa, na sinasabi niya, yung trash talk niya. Ta parang leading up to the fight dun kay Anderson Silva, winawalang hiya niya si Anderson Silva eh, na tawag dito. Sabi niya, kumbaga inaasar niya yung mga Brazilians kasi madaming ang ano, madaming ang malaki nga kasi ang MMA sa Brazil, di ba? So, tinatrash talk niya yung buong bansa. Nakakatawa yun, panoorin nyo yun, yung mga trash talk compilation ni Chael Sonnen. And that was in ano, 2000, early 2000, early 2010s. Naging Hall of Fame na si Chael Sonnen. Wala lang, i-awardan siya sa next na ano. Naku si Biggs! Naku! Akin na, akin na. Naulog. Okay lang yan. Kita nyo ba? May mga nakikinood sa akin. Yung mga kaampalaya, sabihin nyo lang sa GC, ha? Message nyo lang si Joshua. O kaya si Toyang. Para masama kayo sa broadcast. Gigi boy. Ano, magpapaturo ka? Walang hiya ka? Malmal ng patrok mo? Si Max. Tingin ko hindi na makakapunta si Chris. Biggie boy, aliga dito. Magpa-cute ka.
Para mabawi ko naman sa mga chicken mo. Dikitita. Digati. Pagyayabang kita. Hindi, wag na, babe. Kaya mapagpumunta yan dito. Eh kasi maalis din agad. Pag nakita niyang wala siyang pagkain, aalis din agad. So, nakasettle down na ako. Biglang naman. Hindi ko malakasan kasi maririnig ng ano eh, ng YouTube. Ika-copyright ako. Nabigyan ako ng copyright strike ng ano eh, ng UFC eh. Dahil sa ano, dun sa dating mga reaction videos ko. Aris. Tanungin mo si Toyang, nakakanood ka ba? Puntahan mo siya. Sama, padagdag ka sa group call. Toyang plus Melo equals love. Hindi natin na hindi natin nalalaman ang mga ang mga nangyayari sa likod. Hindi natin na, baka nanonood pala si Damelo eh. Oo. Ayaw ko nang mag-ano. Naku, patay ka, Mark. Patay ka. Ito si Max Holloway, one of the longest training, hindi man siguro longest training, pero he was a dominant champion before until dumating si ano, sina Volkanovski. Yung laban niya against tawag dito kay Brian Ortega and Calvin Kattar, grabe yun, makikita niyo talagang ginulpi niya talaga, as in parang ginawa niyang punching bag for 5 rounds. Hindi talaga makaporma sa kanya. And to think, gagawin mo yun sa isang UFC fighter. Tapos mga title challengers yun, ha? Tapos pinaglaruan niya lang. Ibang klase yan, si ano? Si Max Holloway. Kala mo, papaya-payatot lang eh, no? Siguro pag nakasakay mo sa jeep yan, isipin mo, babatok-batukan mo lang eh. Yung pala, gugutay-gutayin ka. Bigati. Naku, may kumakatok. May kumakatok. Hey, how are you? Tok na rin ako, ah. Nako. Inagaw mo ang upuan, Harlow. Bruha ka talaga. Ito mismo, ano? Kito mo, wala siyang pakialam eh, no? Sinolo niya eh.
Hello. Mag-mute ka kaya. Walang gustong umakyat sa inyo. Ah, pwede. Kaso pala, hindi pala pwede. Maririnig pala yung sound nung ano nung video. Naririnig nyo ba yung ano sound nung sa call? Yan, naririnig nyo na? Hindi ko pala naayos yung sound. Biggs, come here. Grabe. Harlow, come here. Apap. Magpakita ka sa... Magpakita ka. Come here, come here. Apap. Ito na. Ang aking bruha. Wala ka talagang silbi, Harlowita. Kita mo si ano, grabe yung ano, yung shorts ni ni Max Holloway, Hawaiian na ano. Ganda eh, no? At least nagkaroon ng personality. Kasi dati, yung nung mga before 2016, ano, parang yung mga shorts nila, hindi official eh. Merong mga, may mga nakalagay na mga advertisements, ganun. So, they made it professional para wala yung ano, mga, minsan merong mga brand ng condom, di ba? Ganun yung mga ano eh. Ganun yung mga suot na trunks nung ano, nung mga fighters dati. Kanya-kanya silang dala. So ngayon, ang UFC nakipag-deal na sa mga sa official provider. Tapos ano pa yun? Issue pa yun. Dati Reebok kasi, ang pangit ng mga gawa ng Reebok eh. Parang meh, ganun. Pero ngayon, mas astig na kasi Venom na yung gumagawa. Eto talaga, pag ito naging boring yung laban nito, imposibleng maging boring to. Justin Gaethje tsaka si Max Holloway to eh. Tabihan mo. Si Big susunod sa'yo yan. Videos.
Good morning. Sino tong videos na to? Yan na, yan na. Yun. Ito na. They're still feeling it out. Ito si Justin Gaethje, isang weapon niya, yung ano eh, yung leg kicks. Mas malaki pang tingnan si ano mo. Oh. Ah, hindi. Mas matangkad lang si Max, pero mas malaki si Justin. Oh, grabe. Oh my God. Tumbang. Kita mo? Grabe. Kawawa yung mga pinagsisipaan niya. Ano? Leg kicks is ano eh. Parang that is one of the weapons na highly effective. Na parang you'd think parang walang kwenta, 'di ba? Parang you're just kicking the leg. Pero there are ano, yung history niya na sa combat sports very ano, very interesting. Ang ganda ng mga stories, yung mga oh! Grabe sa bayan. Woo! Laki ng Kaha versus Patpatin. Ano kasi si itong si Patpatin, ano siya? Dati siyang nasa mas mababang weight class. Si ano, mga welterweight talaga tong sina ano eh, sina Justin Gaethje eh. Welterweight nga ba o $155. O nag 170 ba sila? Ito si Max Holloway, parang si Melo eh. Hawayanong Melo. Si Hawayanong Melo. Max Holloway. No nga, no, pwede mong i-defect yan silang dalawa ni ano, ni Butihin. Malayo ba? Sino mas pogi? Dayang. Oh! Oh my God!
Pupunta sila sa vet eh. Hindi ako makasama dahil ako'y nanonood. Naghihimagsik. Naghihimagsik si Toyang. Ayan o. Kakagising lang ni Bakula. Di naabutan ni Kristo. Nag-aaway pa kayo dyan sa chat, ha? Yung mga ampalaya sa ampalaya main, walang ano eh. Walang UFC fan ata. Naku, duguan na sila parehas. Grabe. Masira yung ano, yung gaming chair ko. Pinaltan ko ng ano, pinaltan ko ng piyesa. May binili ako kaso hindi ano, hindi mali yung size. So kung yung binaklas ko, wala akong office chair bigla. Oh my God! Ano nangyari? Nagka-eye poke? Ano yun? Nagpalit sila ng ano eh. Nagpalit sila ng gloves eh. Oh! Ay, grabe! Sakit nun. Hassle yun. Yan na si Chris. Diyan natin kung ano. Magre-record na lang. Magla-live na lang ulit kami ni Chris mamaya pagdating niya. Nung oras na ba? 11:44. Tamad. Tinatamad si Chris. Sabi ko nga ba, malamang nakatulog ka ulit, Chris eh. Ayos lang yan. Masyado nga, masipag ang ating Chris Bakula. Big.
Dito ka na mag lunch, Chris. May mga food dito. Oh, nangyari. Kala ko magko-collapse siya. Bullshit. Oh man, nagpalit nga sila ng gloves para ano eh. Kasi may mga kumbaga the fights are played with eye pokes. Merong recent fight na ano eh. Ah, oh, ang sakit na, grabe. Anong mas masakit tingnan, eye poke o low blow? May isa pag low blow. Hindi, Chris, okay lang. Nagkape na ako eh. Ano, magpapakita sana ako sa'yo, Chris, kung dumating ka ng maaga. Kaya lang, wala ka. Naku. Anong ipapakita mo, Toyang? Sunil Mok. Tan, bakit ka nagbumura, Sungil Moktan? Nagpalit sila ng design ng gloves eh, pero parang wala naman ako nakikita ng pinagkaiba. Parang ganun pa rin eh. God damn. Tease me more, Toy. Anong pose? Grabe. Sinusundot, imagine mo sinusundot yung ilong mo ng gano'n, no? Grabe. Round 3. Oh, 5 rounds. 5 rounds din sila. Dalawa yung co-main events ngayon. Sabagay, BMF. This is for the BMF title eh. Si Justin Gaethje, siya yung lumaban siya sa BMF bout with Dustin Poirier recently. So, di ko alam kung magiging lineal belt na rin yung BMF title. Oh! Oh!
Oo, seryoso, seryoso yung BMF. Bad motherfucker talaga yun. Mamaya, tingnan natin kung i-announce niya, no? Ni Bruce Buffer. This bout is for the bad motherfucker belt. Sinabi niya nung last time, eh. Nung laban ni Nate Diaz at saka ni Jorge Masvidal. Hindi dumating si Trump, oh. Oh! Oh! Ayan na si... Grabe, parang people are counting out Max Holloway. Dito sa laban na to. Si Max Holloway yan. Diba? Kahit si... pero si Justin Gaethje kasi juggernaut din yan, eh. Show. Hindi ko naskoran yung dalawang rounds. Holy shit. Si Max Holloway mukhang naka-ano lang, you know? Mukhang naka-underwear lang. Maganda nga sana kung ano, no? Kung personalized yung mga... Sa bagay, personalized, no? Kasi may mga... Merong ano, eh. May pangalan nila, eh. Grabe. These guys are just eating head kicks. Round 4. Max Holloway in the floral shorts, Justin Gaethje in the black. Round 4 is underway.
backwards, maybe you'll have more success kicking than leg kick. Because to this point, this has been his best weapon. But Holloway is showing no signs of slowing down. Roadhouse. Paano natin papanoorin yan? Hindi ko nga alam kung saan pinapalabas yun. Netflix ba yun? Oh! Oh my God. Oh. Oh, ano nangyari? Oh. What the fuck? Oh! Grabe, sniper talaga si ano, si Max Holloway. Grabe pag natalo niya si Gaethje dito. Grabe. Matanda na rin si Gaethje. Grotesque daw. Grabe yo. Sobrang red na ba yung ano, yung leg niya. Oh, grabe. Grabe, I think Holloway is winning this round. Yan yung kinakapi ko ng mga tao kay Joe Rogan eh. Masyado siyang obsessed dun sa low kick eh. Kumbaga parang wala na siyang ibang napansin kundi yung low kick. Oh! Knockdown! Oh my God! Mananakout ba? Oh shit! He's hurt! Sige, babe. Oh my God. Naka-recover si Holloway. Na-knockout na ba si Holloway? Na-knockout yata siya one time. Hindi ko maalala kung sino naka-knockout sa kanya. Ah, hindi. Hindi pa na-knockout si Holloway. Max Holloway pa rin ako. Come here.
Tingnan natin kung ano, kung kakailanganin si The Weasel. Merong YouTube channel na ano eh, na nag-a-analyze ng mga fights pag pag hindi ka sigurado, lalo na pag yung umaabot sa decision. Yung iba kasi parang sasabihin robbery, 'di ba? Kasi hindi sila satisfied sa decision ng judges. So merong unang nangyari sa kanya. Oh my god. Si Holloway talagang pure skill yung ano eh, yung dala niya talaga eh. Naghihintay ako ng luluwa ang ngala-ngala. Masyado ang... Tayang! Oh! Sidekick! Parang walang... Parang walang epekto yung mga sidekick ko. Alam mo, ang sakit nun. Pag nasipa ka ng ano, ng, sa tagiliran, pag hindi ka sanay masipa, grabe ang sakit. Dito sa may ano, dito sa may ilalim ng ribs, Diyos ko. Pag una kang nasipa doon, parang yung hininga mo. Pag na-chepa, depende ah, kung hindi ka handa. I imagine yung internal organs mo kasi maano eh, maaalog bigla na hindi nila alam kung anong nangyari. Bakit sila gumalaw ng ganun? Oh! Come on! Oh, grabe! Pag na-knockout mo si Justin Gaethje! Oh my God! Holy shit! Come on! Oh, pero ang tibay ni Justin Gaethje, hindi yan basta-basta nag-ano, hindi basta-basta yan matay-take out. Grabe, sinasabi nila. Oh my God! Sinabi nila they were counting out Max Holloway. Never ever count out Max Holloway. Oh my God! Grabe ang tindin Max Holloway. Tapos ginulpi lang siya ni Volkanovski. Isipin mo yun? Oh my God. Oh! Ninja moves na siya. Mental hospital. Dapat tinapos niya na. Well, it's easier said than done. Para syempre, who wouldn't want to finish it, 'di ba? For sure he tried, pero hindi ganoon 'yun. Hindi ganoon kadali 'yun. Ah, grabe.
Holy shit. Oh! Ucha! Last 10 seconds. Oh! Yan na! Oh! Stand here! Oh! Thank you! Oh! 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 Grabe! Holy shit! Holy shit! God damn! Holy shit! Holy shit! Oh my God! Grabe, kasi pag ginanunan mo talaga si Justin Gage, talagang pakakasa yan eh. Hindi aatras yan. Tangin na! Holy shit! God damn! Grabe, oh, nakahiga pa rin si Justin. Grabe. God damn. Gabo. Grabe, that's why everybody loves Max Holloway. Diba? Pag ganyan ka, that's why he is the BMF. Oh, dito mo, grabe yan, no? Right here! Oh! Boom! Oh my God! Ilang beses niya nang ginawa yan? Pero ngayon lang siya nakakuha ng ano, ng knockout. 10 seconds. Oh my God. Grabe. I love this sport. Oh my God. Ah! Shit. Grabe. Gaethje versus Holloway. 3 seconds, oh. 2. Oh, shit. Grabe, less than, ano, less than one second. Oh. Di ba, narinig mo, baddest mother ever? Grabe. Legend. Legend. Grabe, ngayon lang siya nakatayo. Can you imagine that? Grabe, ilang minuto yun. Ngayon lang siya nakaupo sa stool. Grabe. Ah. Grabe pag nandoon ka sa arena niyan, mabibingi ka talaga. Sobrang ingay. Nung nanood ako nung pumunta sila dito, may laban na ano eh, may laban na si pangalan ito. Si what's his name, yung Filipino, si Filipino Wrecking Machine, si Mark Munoz. And he won. And it was a good fight. 'Di ba? Nanalo siya. So it was his retirement fight si Mark Munoz. So talagang nagwawala yung mga tao. Grabe. Partner Paul. Partner Paul, nanonood ka ba? Baad ka kay ano? Nanonood ka ba? Pwede kang magpaad kay Toyang. Kung di ka ano? Kung di ka nakakanood. Diyan ang mali niya. Dapat di niya ginawa. Panalo pa sana. Hindi mo rin masisigurado. Uy, oh, si ano, si Mark Coleman yung naglagay ng bad motherfucker. OG na bad motherfucker kasi si... Diba?
Kaya BMF sa Justin Gaethje. Wala talaga siya lang ano. Diba? Naniniwala ka na, Toyang. BMF bad motherfucker talaga yun. Grabe, UFC Classic. Alam mo, magiging ano yun yan. Si Ilya Topuria. Yan yung champion eh. Di ba mukhang mahumatay tao? Di ba mukhang ano eh? Mukhang psycho eh. Magandang laban yun. Ilya Topuria versus Max Holloway. Ayan, partner Paul. May dalawang laban pa. Naku, sigurado. Si Max Holloway. Ano sasabihin ko? Nalimutan ko. Grabe ito. Ayan na. Oh, grabe yun. Inaman yun right here, motherfucker. Buta pag si Justin Gaethje yung hinamon mo talaga, hindi ka atrasan yan. Yun nga lang, he got the runt of it. Bakit naging anong kay Pacquiao? Yung face plant niya. Yung kay Pacquiao kasi, pasugod si Pacquiao noon. Tapos, si Pacquiao. Tapos, inabangan siya ni Marquez. Ano ba yung ni Pacquiao doon? Left ata yung pinang knockout ni Marquez eh. At saka, si Marquez kasi nakatapak doon sa paa ni Pacquiao noon habang pasugod. So walang hindi talaga makaka-angkla si ano. Well, hindi na rin siya makaka-angkla kasi si Vivek Ramaswamy. Hindi na siya makaka-angkla kasi tulog na siya. Nasa ano pa lang eh, nakatayo pa lang siya. Pabagsak pa lang siya, tulog na siya. Eh. Grabe, yung daming mga ano, daming mga legends. Ano? Zoom account para doon naman namin mapanood. Oo nga, ano? Kaso, naka-ano kasi sa TV eh. Hindi sa PC ito naka-lagay. Next time, gawin natin yun. O kaya sa Discord. Kasi ito, iba yung hindi sa PC nang gagaling yung feed. Hindi, next ano. Yuhana yun, J-Check. Na-try nyo na ba to? Yung Warzone Mobile? Na-try nyo na? Na-try nyo na yung Warzone Mobile? Hindi ko pa natatry eh.
Ngayon ko lang napansin na naka-live pala kapitbahay namin. Sino ang kapitbahay mong mayaman? Anong sports? UFC lang? UFC lang pinapanood ko na ngayon? UFC. Yung iba, mga casual, ano na lang ako. NBA, hindi na ako nanonood. Actually, mula nung na-addict ako sa UFC, hindi na ako masyadong, medyo nainis na ako sa NBA, lalo na pag yung mga ano, mga nagpa-flop, mga konting kibot, tumba, alam mo yun? Nakakainis eh. Kahit nga hindi yung flop, diba? Kasi inaano nila eh. Isipin mo, katulad ni na ano, baka si LeBron, o kaya yung mga damulag dun sa NBA, diba? Mabunggo mo lang ng konti, kala mo, na-concuss na eh. Kala mo, kumbaga parang, ah, yun. Kumbaga parang it will take them almost a minute bago makatayo just to sell a foul. Eh samantalang dito yung mga babae, itong dalawa, yung si Zhang Weili, mamaya pag nagbugbugan sila, makikita nyo, depende yun sa ano. Ayan, yung kanina kasi na Justin Gaethje, di ba? Dugo-dugoan na. Maliksi pa rin. Isa pa yan, isa pa yan. Hindi woke kasi ang UFC. Maganda maglaro si Kibuloy. Sa sobrang lupit, tinutulungan siya ng pati kalaban. Okay, pero ano ha? Napanood niyo yung kay Kibuloy na naka 90 points siya? O 93 points? Kahit hindi ano ha? Mahirap yun ha? Shooter din talaga si Kibuloy. Kasi kahit hindi ka ano, kahit hindi ka binabantayan, the fact na pasok ng pasok yung tira niya. Mahirap yun, no? Nakailan siya doon? 93 points? Hassle yun. Kung tira siya, tira. Tapos mintis ng mintis, no? Nakakaya si Kibuloy noon. Buti na lang, pasok yung tira niya. Oo, siya lahat ng tumitira. De, pero in fairness, pasok yung mga tira niya. Diba? Eto, dalawang China. Dalawang Chinese na ano, na fighters. Eto, si Zhang Weili. She is one half of the greatest women's fight of all time. Kalaban niya si, ano, si... si Joanna yung Jacek. Pag napanood mo yun, grabe siya dun. Yan, ito, itong laban na yan. Sino yung mga boys dito? Tingin nyo ba, ano? Ikaw ba, partner Paul? Makakrasyan mo ba yan, si Zhang Weili? Pag nalaman mo, crush ka niya. Mga boys dyan, si Aris. Nalaman niyo, crush kayo ni, ano, ni Zhang Weili. Anong gagawin mo? Tapos binata kayo, ha? Binata kayo. Julio 30, ngayon ka lang sumulpot. May gusto bang umakyat? Wala, hindi pa rin dumadating si Bakula. Magla-live na lang kami mamaya. Pag ano, pagdating niya. Malamang di na niya abutan to eh.
Bawal may XY chromosome sa UFC. Oh, bawal 'yun sa ano, sa female. Ayaw ko sa madami muscles na babae. Pare-parehas lang dami ng muscle niyan. Malaki lang yung kanya. Ito yung ano, si Yang Shaonan, pero ano eh, si Yang Shaonan kasi alam ko sa US nag-ano yan eh, nagte-train. Grabe oh. Pag tingnan mo, parang tendera lang ng ano eh. Parang tendera lang ng gulay eh, di ba? Pero bubugbugin ka. Ito, mukhang ano, mukhang kahera ng SM tong isa. Di ba? Oy, sino yan? Sino yung nag-i-static? Pamute, bro. Pamute ng phone. Nasa banyo kaya ata. Nanonood ka habang tumatay kang hayop ka. Sino Mount Rushmore mo sa UFC? Hindi ko na iniisip yan. Sobrang dami. Ako wala na akong ano eh. Hindi na ako yung mga paborito ko na lang. Yun ang kasi mga GOAT. Pero ang mga GOAT, John Jones, GSP, Anderson Silva, madami kasing ano eh. Kung GOAT Mount Rushmore, yun. GSP, Anderson Silva, John Jones, at saka siguro si... Sino ba? Si Mighty Mouse. Yung apat na yun. Yung sa mga champions. Kung sa pagiging GOAT, ha? Hindi si Khabib. Hindi si Khabib. Mighty Mouse ako. Pero kung let's say, yung pagiging iconic, ibang Mount Rushmore na naman yun. Sa pagiging iconic, siguro kasama dun si Royce Gracie. Diba? Tapos kasama dun si... sino pa ba sa pagiging iconic? Chuck Liddell siguro, si Conor McGregor kasama doon kung sa pagiging icon, ha? At saka si Ronda Rousey. So ibang set ng Mount Rushmore yun. Ah, hindi, sa pagiging ano, ha? Pagiging legendary siguro. Di ba? Tama. Kasi si Conor McGregor, pinakasikat yun eh. Kung let's say, sa mga favorite ko, personal favorites ko, ang Mount Rushmore ko, si Chael Sonnen, number one. Si Thug Rose, Justin Gaethje, at saka si... Sino pang isa? Sino ba? Hindi ko maisip. Si Misha Tate. Si Misha Tate. Mount Rushmore. Zhang Weili as Mrs. OGF Depende. Pero kung panoonoorin ang interview kay Ronda Rousey, mga fighters after training, matindi... Oh! Mga fighters after training of fights, matindi raw sa bedroom. Ah, matindi talaga yan. Ano yan eh? Mga... Most people kasi will never understand how elite these people's bodies are. Yung training mo na magagawa mo yung ganyan. Kahit anong sport. Kahit anong sport. Kasi pag umabot ka dun sa level na ano, na pang-Olympica or professional athlete, like let's say ano, yung nakaabot ka sa PBA,
iba talaga yung level ng ano eh, ng athleticism mo eh. Mararamdaman mo yun eh, pagkalaro mo sila. Kasi meron akong ano, nung college kasi, nung college kami, meron akong tropa na magaling mag-basketball. Galing, kumbaga parang within our circles, maano talaga siya, malakas talaga siya. Kumakamada talaga siya pag naglalaro. Shout out, birthday niya ngayon. Si Gilbert. So ngayon, ano, ang nangyari, itong minsan napalaro kami sa Intramuros, eh. Sa Intramuros kami nag-aaral nun eh. Merong ano, may pinaglalaroan kaming basketball doon sa kalye, doon sa may kanto na malapit sa Manila Bulletin. Parang ano yun eh, parang walang dumadaan doon eh. So nilagyan nila ng mga ano, ginawa nilang basketball na kahoy-kahoy lang. Mga ginawa lang ng tambay. Ah, teka, nandiyan ka na? Rinig ka. Teka, nandiyan na yata si Chris. Wait. Wala pa siya. Teka, mamamatay na yung TV natin. Yan. Ano? Totoo ko confirm ang alin. Ano sinasabi mo to, yung nakwento? Well, anyway, yung kinukwento ko, meron kaming, di ba, naglalaro kami dun sa kalye na basketball. Bigla ba namang may dumating na ano? Si, ewan ko kilala niyo, si Eric Mente. Player ng San Miguel yun eh. Tignan mo ba, ano siya? Si Eric Mente. Biglang PBA player, biglang maglalaro doon sa kalye basketball na kalye. Ah, Joey Mente pala. Joey Mente, tama, hindi pala Eric Mente. Eric Menk yung naisip ko. So, di ba? Ah, namatay yun? Talaga? Si Joey Mente. So, anong nangyari? So, nakalaban namin. Pag nakita mong gumalaw, parang superhero eh. Yung up close. Pag si,
pag sila magkakasama sila doon sa PBA, parang normal lang, 'di ba? Pero pagkasama nila yung mga katulad ko na hindi naman atleta talaga, iba talaga yung galaw nila. Tapos pag ginawakan mo, pag binunggu ka, parang bato talaga. Ang tigas ng katawan. Tapos kupal, ang gago nung Eric, nung Joey Mente na yun. Siniko ko nun eh. At saka wala siyang patawad. Tapos nakita niya yung magaling namin ka, ano, magaling namin kaibigan. Inaharas niya. Kasi siya, ikaw yung magaling ha, laki mo ha, ganun. Kinukupal siya. Oo, napaka-athletic nun si Joey Mente eh. Parang champion ng slam dunk yun eh. Pero doon ko nakita yung galaw ng ano ng professional sa mga varsity level. Oh, nice. Grabe 'yo. Oh. Toyang, lumabang ka diyan. Dahil napakatapang mong hayop ka. Labanan mo 'yan. Para pagkakitaan mo ang iyong tapang, Toyang. Toyang, kung ikaw ay magiging UFC fighter, ano ang magiging ano mo? Magiging moniker mo? Toyang the ano kaya? Toyang the water. Toyang. Ano bang apelyido mo, Toyang? Cruz na lang, Toyang Cruz. Toyang. Water. Cruz. Pero ano, anong pipiliin mo, Toyang? Oy! Ano yung nangyari? Ano mo iniisip ko dyan na pag may mga... Oy, grabe! Kumakas na si Young Show na, no? Kasi si Zhang Weili, parang consider this a really elite fighter eh. Si Yang Xiaonan is not considered to be at her level. At least sa perception, syempre, di ba? Kasi may mga talo siya eh. Grabe, she's stepping up to the plate. Stepping up to the occasion. Yun ang sinasabi ni Joe Rogan eh. Ano? Pangarap ko talaga yan, maging MMA fighter. Nag-train talaga ako. Gusto ng train, tumambling muna ako para ma-overcome lula ko. Bakit? Hindi naman, wala naman sa height yung ano. Wala naman sila sa, di naman sila naglalaban sa gilid ng bangin. Bakit ka lula? Bakit lula ang iniisip mo? Ano yan? Circus ba yan? Di naman yan circus, Toyang. Oh! Feeling ko itong si Toyang, ano eh. Ah, yung trainer mo yung ano, nag-suggest sa'yo noon.
Okay, gets ko na. Kasi baka ano, dahil magpapagulong-gulong ka. Oy, grabe! Oy! Ah, macho-choke pa siya. Nag-tap na ba? Ah, di ba? Oh, she got it. Ah, man. Ayaw niya pang mag-give up. Holy shit. Gawa, ayaw niyang mag-give up, oh. She's gonna go down. Grabe. Oh! Oh! Grabe! Grabe, oh! 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 Grabe! What a heart! Holy shit! Inintay niya lang mag-ano. Mamatapos yung round. Oh my God! God damn! Grabe, paano ka ma... She has 1 minute to recover. To wake up. Oh my God, grabe tong card na to. Isipin mo yun, oh. Ayaw niya, oh. That's about tapping time na yun, eh. Ah! Naku! Nandiyan na si Bakula. Wait! Nako! Dalihan mo! Bakula! Oh. Ay, she's waiting na pala yan. Oh, shit. Eto na si Bakula. Ay, nako. Hindi ako na may umay. Eto, isa. There you go. Nasaan yung ganun yan? Check. Wala pa. Round 1? Hindi, ano ba? Round 2. Round 2, okay. Muntik nang maano eh. Ang lupit ni Yang Xiao, no? Sino nanalo yung BMF? Sa BMF? Yan, yan! Sino nanalo sa BMF? Rinig niyo ba si Bakula? Hello mga hayop! Teka, wala ka pang camera. Sige. Paano nga yung camera? Yung cordon? Okay. Okay, check. What's up mga sausaw? Pasensya na, late ako ah. Ay nako, nakatulog kasi ako. Kasi mayroon kami kakilala na matay ng heart attack. Ay, pinunta mo? Hindi. Naisip ko kasi hindi na ako sa puso. So sabi ko, kailangan ko mag-sleep. Butya ako nga eh. Maya, matutulog din ako. Huwag natin yung mag-ano sa mag-edge eh. Siguro mga 2 episodes lang. Oy, si ano, lamang si Zhang Zueli, ah. Oo. Naka-mount. Yan na si Bakula. Yan si Zhang Zueli, undisputed champion to ng, ano, strawweight. Yan po, tayo na, ano, pinaano niya, oh,
Ginaground and pound niya tong si Yan. Mukhang ear naked choke niya tong si Yan, no? Eh, para yung si ano, yan ang mga Ampalaya girls ngayon. Ayan, no? Yan ang gusto na si Astrid. Toyang! Si Toyang! Ikaw si Yan! Lagi ka binubugbog ni Astrid sa mukha. Ayan, tingnan mo, grabe to si Zhang. Grabe, no, walang awa yan. Oh, grabe, ground and pound, oh. Pero alam mo niya yung ano niya eh, yung game tanong, rear naked choke. Oh, yeah. Kanina na rear naked choke siya, tapos hinintay niya lang mag-expire yung oras. Sino si Yan? Si, oh. Ah, maganda yung defense. Tapos, ano, hindi, hinintay niya, out na siya. Mm. Nagkataon lang na matatapos na yung round. Oh. So, hinintay niya na, putya, ang galing. Nung natapos, so, nag-survive siya din sa round, pero sa totoo lang, talo na siya noon. Sa round one. Oo. So, na-take down kaagad ni Zhang Zueli without any problem itong si Yan. Parehas Chinese, by the way, itong no, dalawang ito, ha? Parehas siya. Naku, ayan na naman. Grabe na parang constrictor itong si, ano, si Whaley. Oo. Grabe yung ano niya, ha? Yung guard, ha? Grabe to, nakaano. Sobrang ganda yung laban ni Holloway tsaka ni Gaethje to. Si panalo? Ayoko sabihin. Para ano, mamaya panoorin mo, i-replay mo, i-replay natin yung kay Gaethje. Para makita mo yung reaction. Nakalive ito sa usawan? Oo, sa usawan. Sa Facebook tsaka ano. Share mo sa... Marami akong tropang mahilig mag-UFC eh. UFC 300, by the way. Oo. Ano, We're live. Malapit na main event ka. Ilang dekada na to, Je? Itong UFC? Ah, 1992. Ah, 91 ba? Naabot na ko yung mga early days na itong UFC. Nung sila, ano pa, Royce Gracie. Oo. Rinig ba si Chris? Parang ano, rinig? Delayed tong live, no? Hindi, okay. Naka-ano lang, i-refresh mo. Kaya siya, ano. Grabe tong ano. Mukhang normal na tao lang, eh, di ba? Pinanood ko yung UFC countdown kagabi. So, ang galing nung coach neto ni Zhang, yung taga-Vegas. Vegas-based. Parang wala dito. But parang late tong share ko. Teka. Hindi kaya may something na... Rinig ba si Chris? Kaya pa ako nag-comment. Mukhang ano eh, mukhang... Wala namang nagsasabi na ano, na hindi ka rinig. Kaya pa ako nag-comment dyan eh. Pero parang hindi yata mukhang pasok. Ang init. Hoy, sagutin nyo kami, mga ayip kayo. Naririnig nyo ba si Chris? Saka parang... Ayun, dinig. Ah, so yung phone ko yung may problema. Hindi, ano ka lang, kailangan mo lang i-refresh. Mas ano ba tayo sa YouTube? Oh. Hindi, medyo mga ilang minutes ka na delay eh. Usually mga seconds lang yung delay dapat. Sige. Hindi, medyo mga ilang i-mute mo na yan. Sa YouTube, mas live eh. Oo. Oh. Share ko lang. Sige. UFC 300. Oy! Anong nangyari? Ay, nag-slip lang. Hindi ko nakita. Ayoko to mga UFC, ano eh. Kasi bumibilis ang heart rate ko dito eh. Bakit? Masyadong intense to mga laban na to eh. Ay, grabe kanina. Grabe ka... One of the best moments sa UFC just BMF, happened. Yung BMF? Oh, yung BMF kanina. Ay, grabe. Sabihin mo nga, Toyang, kung gaano kalupit. Grabe, nagmukha ng... Parang parehas lang sila ng physique nito ni Yan, no? Ni Zhang Zueli. Parehas muscular itong mga Chinese na to, ha? Mas mahaba yung ano. Parang mas model-ish yung kay ano eh. Parang parehas silang na gumagamit ng performance enhancement. Oy! Na-trip niya! Na-trip niya si Zhang! Magaling mag-sneaky trip. Ang galing mag ano, mga upkick niya. Parang siya na Street Fighter Mortal Kombat trip. Street Fighter Mortal Kombat trip yan eh. Yung pinapatid. Minsan yun ang pamatay ko sa video game, pinapatid ko lang yung ano eh, sa Mortal Kombat. Puro yun lang. Diba? Pinapatid mo lang yung kalaban mo, di ba?
I mean, saan nga maglaro tayo? Street Fighter? Sige, sige. May Street Fighter live, ako dito. Live streaming. Diba, pinapatid mo lang minsan yung ano, no? Si Dalsy, mahaba pa ano eh. Oo nga, maglaro tayo minsan. So, ginawa Street niya yung, Fighter. Yung patid move, ginawa niya yan kay Zhang Zweili at nakahiga si Zhang Zweili ngayon sa floor. Gusto niya pumasok. Ayaw niyang ano eh. Pumasok doon sa guard. Oh. Kasi alam niya magaling sa ground game tong si Zhang Zweili sa grappling. Pero parehong maskulado itong mga incheck na ito. Mukhang naka-PED talaga. Performance enhancing drugs. Hindi naman siguro. Ang feeling ko, well, yun naman ang sinabi ni Nate Diaz, di ba? Ano daw, everybody's on drugs. Naka-microdose yan ng ano, steroids or peptides. Pwede, hormones. Kasi hindi magde-develop ng ganyan muscles ang babae. Kasi mahina ang kanyang testosterone. Oo. Oh. Kaya lang sinasabi ko sa mga kliyente ko nagbubuhat, hindi kayo mag-gain ng muscle kasi wala kayong testo. Konti lang ngayon yung testo. Eh, paano itong si... Eh, naka-steroid yung mga hype na incheck na yan. Hindi. Idodominate nila yung mundo. Anong pangalan nung... Anong pinangalan ko sa kanya? Sino? Kay... Kano? Nalimutan ko pangalan. Sino? Kay Zhang Zweili? Hindi. Wag na. Wag na natin ibalik sa kanya. Oy! Natamaan ng right to sa mukha si Zhang Zweili niyan. Zhang Zweili, hindi Zweili. Eh, gusto ko nung French. Zhang Zweili. Zhang Zweili. Zhang Zweili. Zhang Zweili. Oy, personalization kayo ng mga shorts, ha? Oo. May mga pangalan nila. Ginawa ng... tawag dito. Buti na wala na yung naging Reebok. Venom. Buti na wala na yung mga Reebok na baduy. Nakambabaduy ng mga Reebok! Reebok uniform ng UFC, baduy! Ano nga ako eh, bumili nga ako ng mga Venom pero mga peke lang. Ito, suot ko, ang ganda eh. Maganda yung Venom na brand eh. Oo. Pindi ko lang alam kung Brazilian yan na brand. Meron akong biniling mga ano eh, mga UFC shirts. Yung dati, isang mali yung pinadala na size. Alam mo ba kung ano marami ako dati, Jay? Ano? Affliction, no? Dahil kay Fedor Emelianenko. Kay ano? Kay GSP, di ba? Kasi parang naging baduy na siya eh. Oo, naging ano na. Tsaka yung... parang pang, bad boy. Pang-hillbilly yung... oh, parang ano eh. Hindi, parang poser ang dating mo pag, eh. Pag, poser. Dati parang ang cool-cool pa naka-affliction ka eh. Diba? Parang ay, tangin na ito poser. Diba? Affliction. Ang dami kong affliction nung gaganda ng mga designs nung parang tato eh. Oo. Oh. Yan na, rising to the occasion. Mga Roganisms yun eh. Roganisms? Mm. Rising. Mga sinasabi niya yun eh. Pwede ko bang pahatangin pang... Ah, sige. Teka, pwede mo tong... Hindi natin mailagay sa TV'ng malaki yung ano eh. Yan to, yan yung camera mo. Ah, okay. Ayusin mo na lang. Ang problema ko dito yung kable ng aking mic. Masyadong bitin. Bitin? Teka, sige. Yan yung piyan. Sige. Ah, kasi hanggang dyan lang pala, oo. Nandito tayo eh. Ana sa ano tayo? Ito nga pala ng aking pitite. Pausa ko ng ano. Dumal-dumal na half naked body sa Facebook at aking Instagram. Follow niyo ako, Chris Bacola Comedy. Para si Toyang to, gustong ano eh. Mas okay na, Toy. Oh, mas okay na. Yeah. Gusto ng ano ni Toyang. Si Toyang, gustong maging exhibitionist eh. Ay, naku, mapakita Toy. Mapakita daw siya sa'yo eh. Ay, magpakita ka at mag-record tayo ng sex tape. Eh, puro ka sat-sat kang Toyang ka. Hayop ka. Ang bilis ang pangyayari, Chris Bacola. Tignan mo ang aking edits. Ikaw mag-describe. Ngayon na ito gawin. I-describe mo yung edits ko sa mga manonood. Para si ano? I-describe mo. Pakala ito yung si... binata ni Clinton. Si Monica Lewinsky. Diba? Oh. Di-describe niya turat niya ni Clinton sa ano eh. Maganda yung makakadescribe. So, hindi. Di ko na alam. Di ko na maalala. Ni Clinton eh, no? Anong inurasan? Inurasan mo si Chris? Anong oras? Inurasan yung pagdating ko? Tama ba? Ah, malamang wala nang keme-keme. Face blue. Mental hospital. What's up? Antabay nung puti, di sumusuko. Antibay nung puti. Sabi ni
Alabira Goats. Oh, si ano yan? Si Yan. Si Yang Xiaonan. Yang Xiaobin. Oh. Ano yan eh? Pero kanina pa may mga natatalo na biglang... Biglang nananalo. Pwede ko bang buksan tong ilaw, Je, para makita tayo? Sige, sige. Sige to. Hindi, ito na lang kaya. Madilim itong... Ayan, pwesto. Dati may kasama kami dito si Che So. Oo nga. Gusto mong i-ano na natural? Ito. Ay! Bagsak siya! Natatamaan na naman. Hindi ko nakita. Natural light? Subukan mong... Parang ayoko ng araw eh. Ayaw mo. Ayoko ng araw. I hate the sun. Oh, okay na yan. Okay na yan. 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 Malino na ako. Pogi ba? Pogi. Okay. Bagong gupit yan. Wala na akong allergy. Nagkaroon ako ng rubella virus last week. Na may nakahawa sa aking pokpok yata. Yan. Napapala mo. Yan. Kaka-majestic ko yan. Yan. Napapala mo. Tigdas hangin ng rubella virus sa mga hindi nakakaalam. Ito ay parang... Tigdas hangin yung tawag? Oo. Oh, parang chicken pox na mild. Pero contagious din siya. Nagkaroon ba ng chicken pox ng iyong turat, Chris Bacola? Hindi nga eh. For some strange reason, yun lang yung balat na hindi na nadapuan ng tigdas. Pero lahat, pati ang aking puwit na dapuan. Sa kuyokot mismo. Wala mong tatay ka, masakit. mas prominent yung itch sa neck area eh. Ito na. Nakaano ba tayo, Jet? Tunay na sa usawan. Ha? Nakamonitor tayo dito, no? Oo, pero ayaw gumaan. Ah, hindi. Check. Ba natin? Huwag na. Gusto ko marinig yung aking boss eh. Yan. What? Sabi ni Toyang, whoa! Sabi na Toyang, gigil kasi ako eh. Yan, so ito, nagdo-dominate na naman si Zhang Weili. Nandun na naman siya sa back mount position. At against the cage, itong si Yan. But kinuha yung kamay ng referee. Hello? So, pinosisyon lang pala yung kamay. So, ang ganda ng guard talaga nito ni Zhang Zweili. Yeah. Nakahook yung kaliwang paa ni Zhang dun sa kaliwang paa ni Yan. Ito, na-miss mo ba to? Yan! Ayup ka, Toyang! Toyang! Tikman mo ang aking! Tikman mo yan! Tikman mo! Bukas mo ang bibig mo! Bukas mo! Ibigas mo ang bibig! Imagine mo na hindi yan shotgun yan ang aking likido! 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 Wag mo! Tama na! Ayan o! Habang naglilikido ako at nagdodomate ay na! Ay ginagrab ni si Ian yun! Magulang talaga mga incheck! Yeah. Hinahawakan kasi niyan yung cage para hindi siya ma-dominate sa ground game nito ni Zhang Zweili. Masyadong malakas siya, no? Masyadong malakas si... Sabi nung kanyang coach sa Las Vegas, itong si Zhang Zweili daw ay maganda ang work ethic pagdating sa kanyang training, Je. Oo. Ay, oo, talaga. Kita mo naman sa itsura. Bili mo. English ano yung... Ano ko yung na-flatten out na naman siya? Kawawa naman siya. Bili mo, hindi ka maintindihan. English yung command ng coach niya, naiintindihan niyang hype na i-check na yan. Paano mo naiintindihan yan, Zen? Marunong na siya, nag-i-English na siya din sa press con. Parang Manny Pacquiao na, yung dating. Actually, mas okay pa nga yung kaya niya. Hype na Manny Pacquiao yan. Kung magpapanggap lang siguro na hindi marunong mag-English yan. Well, ngayon naman, magaling-galing na si Manny Pacquiao mag-English. Pero dati, yung, feeling ko sinasadya niya. You know, puro ganun si Manny. Alam mo, Jay, feeling ko sinasadya ni Pacquiao yan eh. Na ano? Ang mga Bisaya, magagaling mag-English yan eh. Feeling ko sinasadya yung hype niya para mukhang novelty dyan sa TV. Pero sa personal pala, galing. Konyo pala mag-English, no? Ano kaya pala si Pacquiao? Yung mga anak niya, di ba? Mga ano yun eh. Pero sa Senate here, naririnig ko yung magsalita, hindi naman ganun eh. Oo. Oh. Yun ang talaga yung go-to niya, no? Yung rear naked choke niya talaga. Wala siya ibang finish. Eh, yun ang mahirap pag nabasa ng kabilang kampo yung ano mo eh. Mm. Tapos, mag-a-attach ka na lang dyan sa gameplay nyo na ano, game plan nyo na ganyan. Mm. Itong si Yang Xiaonan, mukhang tindera sa umping na eh, no? Oo nga eh. Ganyan talaga yung tsura eh. Actually, pareha silang mukhang tindera sa umping. Eh.
na nagbubuhat ng mabibigat na bagay. Naalala ko, tol, meron akong sinamahan ko yung tropa ko na bumili ng sing-sing sa ano, sa Ongpin. Tapos ang nagtinda sa amin, ano, chick, babae na mukhang Chinese talaga. Mukhang parang ganyan. Oo, hindi nag, hindi, mas maganda dyan. Ito pero mga, parang ganyan na maganda. Ito mga ito, magaganda to. No? Tapos, ano, tol, naka, basta, hindi ko alam kung alam niya, pero pag dumudukong siyang ganun, kita yung yoga niya talaga. Wala siyang, oh, walang pakialam yung mga taga mainland kasi yung mga yan eh. Hindi ko alam kung di niya nang napapansin mga eh. Mga province. Pero parang, wow, napabilis siya. Sinamahan ko siya bumili ng sing-sing. Buti hindi ka nagtikwal sa harapan niya, Jay. Sabi ko, parang, wow. Kasi ako ka magtitik. Lalabas ko yung aking patot. Parang ano eh, parang si, sino yung ano, si Crouching Tiger na, si Lucy Liu? Hindi, yung maganda, yung babae doon. Ah, kalimutan ko yun si eh. Si Zhang din yun eh. Zhang Ziyi. Zhang Ziyi, o, parang yung, ganun. Payat yun si Zhang Ziyi. Parang ganun ang itsura. Ano nga yung aking Zhang Ziyi? Nagkaroon ng asawa na Russian ata na nakita mo ba itong si, ano natin, mabuting kaibigan na porn star na si sino, si Salome. Putang ina, naka-Mark Sisson na libro eh. Hayop na yun. Nakita talaga? Mo yung rebut sa kanya nung ano, isang netizen. Ano? Sabi niya, ano? Basta, taka lang. Mark Sisson? Meron siyang binabasa niya si Mark? Eh, hindi naman nakakapagtaka yun. Kaya nga sabi ko, tama yung ating theory eh. Na ano? Na nasa, no. Ano siya, left. Oo, woke talaga 'yun. Kasi 'yun naman ang yun ang mag-empower sa iyo eh. Kuminista ka, hayop ka. Pero magandang ano maganda yung ano rebut nung isang netizen na kasi ano na parang na burn siya, dude. Talaga? Sobrang na burn siya dun sa comment. Anong sinabi? Kumbaga, aral itong netizen na 'to eh. Oo. Baka nanonood ng Salsaw. Yung reply nung Salome kasi napaka ano eh. Bakit anong napaka ano yung original post? Ito nga, taka lang, inaano ko ito. Internet. Bag ng internet. Ito. Ito yun? Nag-aaral kasi siya. Tapos i-scroll down mo. Marxism, teka. Yan. Ito naman yung comment. Ah, hindi naman yung Communist Manifesto yung ano eh. Oh, pero basahin mo yung ano, yung teka. Burn sa kanya. I love books but not communism. Walang nagtanong, tas bara. Hindi din ako nagtanong, but because communism hates each other, ano, other opinions, I respect that. Panoorin na lang kita sa porn para kikita ka in the most capitalist way. Good, takita, yung mga comment section, talagang, po, nakita mo. Ah, teka, naka-screenshot ba yung buong ano yan? Oo, naka-screenshot. Tapos sila yung mga comments. Sex is diba? Na-burn talaga siya. Sabi niya sa may mga nag-comment na ano na show ito to, sabi niya, so she's also saying that her pussy is everybody's communal ownership. Oy gagi. Ever since I roasted her, she's never posted about communism or of such less vocal na siya dyan. Kasi parang feeling marunong na naman to si Salome siguro sa kanyang mga binibitawan. Mga ano yan kasi, mga typical na young people. Malamang nakausap nito si Lord De Vera. Hindi kasi ano eh, ang communism kasi, ano mo si Atom Araulio, di ba? Araulio! Mga ano yan eh, yung mga pamilya nung mga, yung ermat ni Atom Araulio parang pinag-aanohan na NPA. Napaka-hypocrite diba? Kasi nung dating nung ano eh, nung sinasabi niya dun sa kanyang post. No. Tapos yung pinagkakitaan niya eh, capitalist shit. Oh. Di ba? Kaya kahit si Atom Araulio. Kaya nga. Diba? Eh, ano ba, you can't be as less, as capitalistic as it gets yung TV networks. Diba? Yung nga yung fucked up dyan sa mga tao ngayon na sumusuporte, na nag-i-influence. Sila mismo, hindi nila titignan yung mga galaw nila eh. Well, they're there kasi to, ano, to influence exactly. To spread the ideas. Kita mo, pinipicture niya si ano,
Yan pala, kaya pala niya pinipicture si Salome. Dalawang beses na eh. Kaya nga, mayroon silang ulterior motive, Jen. Oh. Agenda. Hindi kasi, ang ano niya, yung sex work is work, isa yun. Yung promiscuity diba? Is acceptable. Kasi parang feminism daw supposedly yun. Empowering supposedly. Diba, grabe yung mga hayop niya. Ang ibenta mo ang katawan mo and let people see you and kumbaga wala kayong pakialam kung how I carry myself in public. Kaya nga kahit mga kahit nakahubad na ako diyan pag sinita mo ako ikaw yung masama. Kulang sa education tong si Salome doon sa kanyang minimithi at sinusuportahan na ano ideology. Well, ano naman kasi ang sinasabi nung mga tao is well at least may saying na ganito eh na parang if you are, ano ba yun? Dude, tingnan mo tinag siya. If you believe sex work is work, then you have to embrace capitalism. Hashtag Salome Salvi. Tinag pa niya. Oo. Hindi siya anti-sex work, ha, itong nag-post. Pero, ine-educate niya itong si Salome na shut your fucking pie hole. At tama na yung paghuhubad niyo. Ang daming doon sa dating app yung mga nakaka-match ko puta nagbebeta lagi ng sex content sa aking hayop sila. Ilang mga 10 siguro nakamatch ko. Hi sir, I'm selling my video content. Tapos sabi ko ano yan? Talaga? Add me on Telegram. Tapos for 500 sir, you have a access to my gallery, my sex gallery. Talaga, mga alter. Na pinapakita ko yung pek-pek ko. At sabi ko lagi ako nagpapas. Ayaw nyo maniwala ito. Putang ina, magmamajestic na lang ako sa tangkilikin yung mga hayop. Hayop na kapitalista shit ninyo. Well, at least ikaw, ano? Ayan, tingnan mo, ilang babae ito. Tingnan mo. Tingin, pakita mo hello, sa camera. Hello. Gusto mo mag-avail? Hindi, wag pakita sa camera. Hello, gusto mo, hello, baka gusto mo mag-avail lang video ko. Sabi ko, thanks sa offer, pero pass. Ito. Eh, tingnan mo yung tsura niya. Napaagad ng babae, oh. Nagbebenta ng katawan. Oh. Well, nothing against dito. Pero sabi ko nga sa kanina eh, nasa dating app kayo, mga hinayupak kayo, tapos itong mga sad boys na umaasa na magkaroon ng ano, tapos ito pa, may ahente, pare, inahente ako na. Hindi nila alam na ahente ako, inahente ako, tinan mo. Sabi niya, hi. Tinan mo, basahin mo, kung paano ako ahente ng hayot ng babaeng yung napaka-thought. Grabe. I'm here for dating shit. Coffee okay date. Lang po ikaw, kagising lang. Ngayon lang to, ngayon lang ba to? Ah, hindi, long time ago na pala. I'm here for some dating shit, motherfuckers. Wala ako sa panahon para makipagbili ng 500 mong pek-pek. Naka-video lang. Gusto ko ng real deal, toyang. Tinatawag kita. Ayoko na yung mysterious ka pa sa social media para mga babaeng ito. Pumantok ka dito. Pumunta ka dito. Ipasok mo. Wag. Papasukin mo ako. Diba? Malay mo, may ano yan. So, pero may kinwento si Toyang dun sa dating app. Oh. Ano daw? May benta daw. Ang kanya, may nakigamit sa kanyang letrato. Yun tapos nga eh. ginawang profile pic sa dating app. Tapos madaming nambobola kay Toyang. Ito nga bro eh, putya eh. May mga sex vids pa to eh. Tignan mo, ayun o. Oh. Ay! May mga sample siya eh. Pakita mo sa TV. Ito, pakita ko ah. Oo. Oh. Ayan, mabilis na. Ayan, iba na. Kala ko yun. Kala, iba na pala sorry, yan. Sorry. Iba na pala tapos yan. Tapos sino ba sinabi ko? Inaahente na naman ako. Buta. Pero ako, Chris Bacolo, I have a dignity. Dignidad. Walang yan. And values. So, lagi ako nagpapas. So, parang, ito yung spillover nung Salome Salve, sex work is work. Saan so, like, may chicks na, no, na interpreter? Dude, hindi na finish ni Zhang Zueli sa points lang niya. Hindi niya na finish. Sorry na, carried away ko. Dapat pang podcast to eh. Oo nga. Hindi, okay naman pero, yan. Kasi China eh. Kahit na Chinese to. Hindi, tsaka medyo boring na rin kasi masyadong one-sided yung laban. Oo nga. Masyadong one-sided. Pero four fight win streak na to si Zhang Zueli. Tapos, ano?
Parang kamukha nito yung si ano eh, yung malaking Joga na Koreanong lumakas. Alam mo, Joe Rogan ang late mo talagang hayop. Si, ano yan? 5'6 yata si Joe Rogan o 5'5? 5'5 ata. Ewan. Grabe yan oh. Ano na siya, nag-expire yung oras. Hindi na finish. O yung sa round 1 yan eh. Oo. Diba? Tapos ayun no. Tapos hindi siya makatayo. Kumbaga, out na siya. Kung mga, let's say, mga 3 seconds pa yun, ano mag-out na talaga siya. Oo nga. Tapos na-break na talaga niya yung spirit ni ano yan doon sa round. Malamang. Sa hindi niya na-finish. Oo nga eh. Pero matindi rin eh. Each ni Sanchi. Malay mo, next ano, mga maglaban ulit sila. Yan o, nag-English na siya. Baka makapiright tayo, Je. Sino? Sino mas magaling? Siya o si Pacquiao? Uy, yung sexy oh. Oo. Oh. Yan, yeah, parang ganyan yung itsura. Parang ganyan yung itsura. Pero yung ilong niya, ano ha? Retokado. Retokado yung ilong niya. Si Astrid pala to eh. Di ba kamukha ni Astrid dyan? Oo, yung interpreter. Yung naka-blue. May hawik kay Astrid. Si Astrid. Yung ano, yung amor. Pero nakakatuwa itong mga Asian fighters na itong mga Chinese. Yung mga buisit na Astrid dyan, ang ginawa ko din mag-away sa GC. Nag-show talaga yung mga Chinese ng dominance, hindi lang sa Seoul, sa Ayungin Seoul, kundi sa UFC. Wala tayong laban talaga sa mga Chinese na yan. Oo. Bongbong Marcos. So, ano kamukha nga ni Astrid, no? Parang si Astrid talaga. Dati may na-date ako na parang ganyan yung mukha. Eh. No? Ayan yung exotic Chinese beauty. Kasi ito si Zhang Zui, sobrang exotic yung ano. Ayun ang mga Chinese. Communism! 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 Oh, ano. Ayun yung coach niya o yung Las Vegas coach. Oh. Or si, ano, David Spade. David Spade. At saka si ano, pangalan yan? Saka tabi niya? Or si ano, si Usman. Ano ko, One Hit Wonder, Kamaru Usman. Pero number one contender pa rin siya. Sino to? Rage Against the Machine, Team Cordero. Ano? Ito, si Aspinall. Ayaw lumaban. Oh, si Masvidal. George Masvidal. Former. Si Rikos Kadami. Si Hoyce. Hoyce Gracie. Pogi-pogi. Parang nagpa-botox, ha? Kuwaro ka. Landi mo na, Hoyce. Ito na yung tura niya. Nag-alba lang, ano. Nagpa-botox kasi. Ah, ganun? May kliyente ako na laki yung ganun, eh. Talaga? Nagpa-botox. Kasi ano, di ba, sober siyang taba. Yung ito niya, oh. Lumulukot. Ah, okay. So, nagpabotok siya para... ngayon, nag-lose siya ng weight ulit. So, unti-unti naman nalulukot ulit yung forehead niya. Yung mga lines sa forehead. Hmm. So, magpabotok lang siya. Never-ending neto botox. Neto na. Main event. Pong tanga naman. Ito yung nakatalo kay Andesanya eh. Itong si Pereira. Pareha sila. Ay. Si Joe... Si Hill ba? Tinalo? Hindi pala si Hill. Si iba yun. Ibang, si Michael ibang weight class yun. Venom. Oo. Si... Kaka-debut lang nun eh. Ang... si Jamal Hill kasi, siya yung champion. Oo. Kaso, na-injure siya. Kaka-basketball niyang hayop siya. Oo. So, na-injure siya. Hindi siya, ano, hindi siya... Kaya kinailangan niyang i-relinkish yung ano. Yung belt, kung meron sport na malakas maka-injured bro, yung basketball na yun, napatunayan ko yan eh. Oo. So, throughout the years na may mga kaibigan akong, yan si Attorney Sid na ACL injury yan sa basketball. Talaga? Si Samboy Lim, professional basketball player, na-stroke sa basketball. At itong UFC champion, former light heavyweight champion, na ankle sprain, injury sa basketball. So what does that tell you? Huwag nyo na supportahan yung basketball! Mga Pinoy! Itong UFC nila, yung mga MMA nila supportahan nyo. May galit talaga sa boxing! Diba? Kung ano yung height natin as Filipinos, yun yung sport na dapat doon tayo maging malakas. Like iayon sa haba ng turat. Iayon sa haba ng turat! Yung porno, huwag yung pasukin, mga hype kayo! Medium size. Yung mga babae lang pwede. Hayaan mo na si Trike Patrol ang pumasok sa mga Pinay. Yung turat nyo, we don't want that medium size dick. Oo nga, no? Di ba? May mga porno na mga Pilipino. Na, kaya, nung nakita pero ko yung mga Chinese at saka mga Ponjabs. Nung nakita naman, ko yung Lexi Lore. Di naman sila nahihiya, nakita diba? Ko yung Lexi Lore. Shit, puta, walang kwenta yung Pinoy na kumakandat sa kanya. Parang gusto kong sabihin. Ako na lang sana. No, nga, no. Gusto mo ng isang
stud na siya yung paggagayahan mo. Ayaw mo yung parang kamukha mo lang, di ba? At saka, inano, at saka walang performance. Kaya ang hype diba, na parang yan. Ano, eh, di let down eh. Parang nasa majestic na yung hype eh, di ba? Servisyo, totoo lang totoo yung si Lexi Lor. Hindi, mukhang di, halatang di nag-enjoy eh, no? Oo. Grabe oh, ginulpi niya si Glover. Kaya nga. Kaya siya naging champion eh. Gusto ko talaga makita bumalik si John Jones bro eh. Kaso ang hype na yan, cocaine na cocaine eh. Eh ano kasi. Party boy eh. Well, na-injured din si John Jones kasi. Injured yung pec, siya ngayon. Yung pec niya. Kasi dapat, ano, dapat kasi, may, siya yung malamang, siya yung dapat mag, ano dito. Oh, di ba, heavyweight nga yung inaan niya, bro, yung gusto niya, hindi light heavyweight. Kita mong, ano, kita mong psychological warfare nito. Di ba, may dala siyang pana. Tapos saka yung effort ka. Nung, ano, paint, yung paint mask niya. Oo. Di ba? Ito, kanina, yung laban ni, ano, ni... Yan, ni Pereira talaga. Prohaska. Ni Jiri, oo. Oh, ganda rin. Panalo ba siya? Panalo. Prohaska. Ganda nung laban. May magandang laban na hindi ako napanood eh. Yung kay Torres daw. Yung sinasabi dun. Ito kasi si, ano, si Pereira, dapat talaga light heavyweight. Ang laki niya para sa middleweight. Oo, eh, no? Di ba? Oo, oh, kita mo. Pero ano siya, do? Bro, parang siyang si John Jones, no? Ay, si Silva. Oo, pero mas better kasi nag-champion siya doon sa... Kung mag-champion siya dito, ah. Mas ano, mas comparable siya kay Anderson. Kaya nga. Kasi si John Jones, wrestler yun eh. Oo, ito striker. Ito, pure striker. Tapos kung makakuha niya yung title sa light heavyweight division, mas higit siya kay Silva. In terms sa... Kasi two title belt holder siya, if ever. Middleweight saka light heavyweight. Si Silva, nag-dominate siya sa... light heavyweight doon, pero hindi siya nag-aspire maging champion eh. Kinalaban lang niya. Sino Silva sinasabi mo? Anderson Silva. Hindi, middleweight siya for the longest time. Tapos umakit siya, di ba? Ang tagal niyang champion doon. Tapos umakit siya. Hindi siya umakit. Umakit siya. Nilabanan niya si ano? Si DC. Hindi si DC. Pa-retire na siya noon eh. Oo, si DC kasi parang pang... nag-ano lang siya noon, nag-substitute lang siya kasi meron siyang biglang hindi pwede si Brock Lesnar. Meron siyang nilabanan sa light heavyweight tapos bumaba din siya. Pero nag-dominate siya noon eh, si Anderson. Oh. Nakalimutan ko na sino, si Forrest Griffin yata. Ah, pa, saglit lang. Oh, saglit lang. Baka yung ano, kasi si kinalaban niya si Forrest Griffin, wala kaya-kaya niya si Forrest kaya Griffin nga. Eh, di ba? Pero light heavyweight 'yon, tama. Umakit alam siya ko light heavyweight si Forrest Griffin. Oo. Pero hindi ko kasi napanood yung ano na yun, nakikita ko lang yung napanood highlights yun eh. Oh, yun yung umakit siya, kaya sabi ko uy pwede siyang ano, pero hindi siya bumaba ng welterweight for GSP sana eh. Oo. Yun yung dream match nun eh. Oo. Kasi pareha sila ng ano eh, karate tas Muay Thai, medyo match. Pero itong si Jonah Hill ba to, bro? Ano pangalan niya? Jamal Hill. Jonah Hill talaga. Si Jamahal. Jamahal. Jamahal lang ano, ang big ka, ang spelling. The fact na nagulpi niya si Glover Teixeira, tangina, striking clinic 101 to siguro, no? Yun lang nakita kong laban niya eh. Puti, hindi na ako makapokus sa laban. Yung mga bakit? Nakikinig sa kwento natin. Ah, kay ano, Salome? Sorry na. Napangunahan ko kasi. Dahil kay Karl Marx yan. Pero tama tayo doon sa mga sinabi natin na hypothetical assumptions, J. Tama no? Talaga yun. Nung, kasi yung madali... Ima-match mo lang naman dun sa ano eh. Ideology. Dun sa ideology, dun sa actions na ginagawa. Tama. Na. Kahit i-claim mo otherwise, your actions will tell what you really are eh. Yun yung kailangan so, matutunan ng Pilipino, yung mga paghimay ng mga ganung bagay. Oh. Hindi yung popularity race lang. Kung ano bang ideology ng sinusundan yung idol? No. Like yung matanda dyan sa putangin ng Facebook, si Romeo Katakutan. Ano ba ideology ng hayop na matanda na yan? Yung good morning mga idol. Kaya alam mo ba yun? Hindi. Yung hayop na matanda na yan. Ang daming followers nun. Romeo Katakutan. Kikilala mo yun? Narinig ko na yun, pero hindi ko na maalala kung sino. Tangina. Sobra siyang viral ito, itong matanda na to. Na laging kumakain lang at nagluluto, namamalengke. Nakita mo yung ano, nakita mo yung si ano si
Eh, natin namang hype na yan. Dahing views yan, no? Ito parang si... Ito, kumakain lang itong... Kilala niyo ba ito? Si Romeo Katakutang hype na to? May kamukha siya, Chris Bakula. Sino? Isipin mo. Tingnan mo mabuti. Tingnan mo, kumakain siya ng isda. Ay, hindi pala. Hindi niya pala kumakain. Kinakain niya yung isda. Hindi niya hinihimay. Minumukbang niya yung isang buong isda na parang tida baga hindi siya matitinik. Ginagawa niyang hamburger tong tilapiyang ito. Hayop siyang buisit siya. Sinusuportahan siya ng mga masang Pinoy without even thinking kung Marxism ba ang ideology niya. Bakit ba naman na-connect na sa Marxism yan? Wala lang. Ang example lang na kasi popular siya eh. Na hindi mo alam kung ano yung... Tapos mamaya, kakandidato sa Pampanga to eh, Kapampangan eh. So mamaya-maya, mag-run siya for office, di ba, sa Pampanga. Na hindi mo nga alam yung pagkain niyang bangus kung ano ba yun, di ba? No. Kung, ano bang hidden ideology sa pagkain ng bangus na parang hamburger? Hindi, kung ano ba yun? Galing ba yun sa free market o communal? Pero wala kang pakialam kasi ay, nakakatuwa si Idol kumakain lagi ng talapia. Mamaya may tilapia tayo sa baba. Yan, gusto ko yan. Ito nga pala yung aking sa Lume Salve post. Tignan nyo, follow nyo sa Instagram saka sa Threads kung gusto nyo makita more content. Ilapit mo pa. Nakapakita ko ba yung edits ko? Actually, nakita yung edits ko dyan eh, pero pinutol ko lang. Pinutol ko lang yung ano... Yan, hubad! Salome! Humanda ka! May katapat ka na! Male version! Toyang maghulis dili ka, Toyang! Yan! Follow nyo, guys! Follow nyo sa Usawan page, si Comics Man, Powerful Comics Man! Oh, teka! Maglalaban na! Yan na siya, no? Former. Ay, pangit ng tattoo niya, balman yan! Kaya nga, eh. Okay. Na Mickey Mouse, like? Para Mickey Mouse hand! Tignan mo, Mickey Mouse hand! Pangit naman ang tattoo nito! Mukha siyang G! Ano ba yan? Wala siyang ka-personality. Dahil dyan, ayoko na sa'yo dyan. Mabugbog ka sana ng hayop ka. Dude, alam mo, meron ako nahanap na ano? Tattoo artist na painter na magaling gumawa. Gusto mong pakilala ko sa'yo? Doon tayo sa kanyang, ano, i-podcast natin siya. Eh, para tungkol sa tattoo? Hindi, magpapatattoo tayong dalawa. Eh, pwede. Tingnan ko. Sa 40, ano. Tingnan mo yung gawa niya. Sige, tingnan ko. Tapos yung kilala mo, yung sponsor ng podcast ko, na-meet ko na rin, si Chandio. What's up, Monsur Chandio? Dude, willing siya, open siyang, ano, pakainin tayo dun sa kanyang bahay, sa may Valenzuela, yung kanyang mansion. No. At lulutuan daw niya tayo ng authentic Pakistani cuisine at he's willing to discuss the different section of spices. Willing ka ba? Talaga, sige. Sa isang orgasmic experience. Gawin natin yan. Sa isang authentic Pakistani. Gawin natin yan. Para malaman kung talagang saan nagagaling sa'yo ng B.O. Teka, manuloy ba tayo? Ito na yun. Ito na yung ano, pinakahihintay eh. Ito na. Moment. Pero ano, shoutout, Chandios Authentic Pakistani. No, Chandios. Yun ang pangalan niya talaga mismo? Chandios? Yung apelido niya. Ah. Monsur siya, Monsur. Pinuos ko yung kanyang picture. Tapos yung asawa niya na babae. Del Chandios? Dude, yung asawa niya na babae, boss ko dati sa BDO. Noong nag-BDO insurance ako. And yung asawa niya, pinsan niya yung painter na shout out na napakagaling na mahal-mahal ng painting, mga 1 million. Na si Max Balatbat. Sige, tingnan ko. Yeah. Si Max Balatbat, yung pinsan ni Shirley Balatbat, napakagaling ng gawa ni Max. Tingnan niyo yung mga gawa niya, mga obra ng mga kahirapan na binibay niya ng mga 1 million. Gabi. Ganyan ng mga artist. Ano siya, sculptor? Ano pala siya? Poverty porn. Parang ganun yung kanyang gawa. Joke lang. Eh, teka, panoorin natin tong entrance yan, no? Yan yung iconic na entrance Pawatan. Gito mo yung ano, yung mindfuckery na ginagawa niya. Oo nga, pati yung diba? Pag-walk niya. Ngayon nga, medyo hindi nakakatakot yung itsura niya, eh. Pati music, diba? Bro. Kasi ang ano niya is, tawag dito, Brazilian kasi siya and galing siya dun sa isang tribo ng Brazil. Mm. No, tapos yun, no? Tapos, they're hunters talaga sila. So, indigenous person talaga yan si, ano. Tignan mo, pinaghahandaan niya na yung, ano eh. Pati yung lights, kasi, no? Kasi parang ano yun eh. Mindfuck. Oo, di ba? Parang psychological warfare yun. Tama. Ang galing eh, no? Parang ang brilliant. Sobra. Nung ginawa, nung gimmick niya na yun.
Itong si Max Balatbat speaking, napakaano yung mga gawa niya. Bro, meron nga siyang Santo Niño na sculpture na nakababa yung panty. Eh. Pinagbihis niya si Santo Niño na naka-dress, tapos nakababa yung panty. Tapos ano, parang depiction niya ng mga pokpok doon sa 7th Avenue na sa murang gulang pa lang ay, walang ginawa kundi mag-beto ng laman. At umani ito ng maraming batikos at parangal dahil napaka, ano, parang shocking eh. Batikos at parangal, di ba? Gusto kong pakita siya, tapos meron siya yung mga title ng mga obra niya, Bugaw! Ah, mga ito, ganun. Ito, Bugaw sa syudad, yung aso. Di ba? Asong kalye. Ano ka exhibit yan at independent to na sculptor siya. Sculptor siya, bro. Oh, I see, I see. Pero painter din siya, nagpe-paint. Pero yung mga obra niya ganyan, no, mga parang mga minsan mga, may mga panty mixed pa nga, media, mixed media yan. Doon yung mga panty ginawa niya, kinuha niya sa mga pokpok. Talaga. Kasi na-assemble niya 'yon, ginawa niyang obra. Talaga? Matindi siya. At pati sa Europa, pinapangaralan to. Tropa to ni Elie Bundy. Dapat maamoy mo yung panghi para legit. Diba? Pag walang panghi yung mga ginamit niya, yung mga exhibit ako niya, bro, nakadisplay. Baka binili niya lang sa SM yun. Nakadisplay sa France. Diba? Ito yun, no? Tinan mo yung... Pakita mo sa video. Ito. Tinan mo. Ito yung Santo Niño? Malas Santo Niño, di ba? Nakababa. Ha? Hindi naman mukhang Santo Niño. Pero nakababa, di ba? Oo. Oh. Ito na. Mamaya na yan, Chris Bakula. Ito na, si Jamal Hill. Halos magsinglaki rin ng sila, no? Tignan mo, bro. Carne Ball. Nagbebenta lang sa pagitan, tapos nakababa yung panty. Di ba? Carne Ball. Di ba? Kasi yun yung kanyang na yung kanyang kinamulatan eh. Anyway, balik na sa UFC Heavyweight Championship. 6-4 parehas yung isa, 36. Ito nga, no? 6-4 parehas pala. Huh? Sabi na nga ba, hindi talaga pang middleweight to si Pereira eh. Pero yung mukha, yung katawan ni Pereira, ano eh, mukhang bato talaga eh. Mukha siyang ano, Stonehenge eh. Oo nga eh. Hindi, ano yun, yung Maori. Anong tawag doon? Mao yung Mao Zedong? Hindi. Basta may tawag na yung ulo, may yung ulo na ano, sa Easter Island yun. Herb Dean. Dati nga pa lang fighter yun si Herb Dean. Dami tao, jumpa ko. Oo, for UFC 300. Nadagdagan na tayo ng mga nanonood. Shoutout natin yung mga sausaw at mga hospital. Team Ampalay. Silbira, Halabira, partner Paul, nandito pa. Yung iba, hindi nagpapa, ng, dude, walang kadating-dating mo si Jonah Hill, ha? Hindi ko gusto yung presensya niya. Ano sinabi mo? Hindi ko narinig. Ano sabi? Sino yan, Jay? Si Toyang nagre-reklamo. Gusto manood ng laban ni Toyang. Sorry, ha? Pasensya na. Sino ba nasa speakerphone mo, Jay? Dito sila nanonood. What's up? Sino yung nagsalita? Hindi ko alam. Hindi mo kilala? Si Aris ata. Aris, what's up? Kung ikaw yun? Si Aris o si Paul. Paul. Yung mga ampalayagang yan eh. Kailan ba yung ating reunion, ang grand reunion? Oo, tsa. Para makita ko na yung The Flesh in Nico David! Oo nga eh. Baka magpa-podcast tayo ni Melo tsaka ni Fiscal. Ewan ko matutuloy. Sana. Sabay-sabay tayo magpatato doon sa kakila. Uy, ano nangyari sa cam? Huh? Distorted yung cam ko. Ayun. Oo, ano? Ayan na, okay na. Dahil ba hinahata ko tong kable? Baka nahatak. Nahatak ko yung kable. Yeah, ma. Ayan, yung si Jamal Hill, walang kakwenta-kwenta, parang generic black guy lang siya. Pangit na tattoo niya, Mickey Mouse na okay. Oo nga, no? Mickey Mouse na... yung katawan niya, mukhang malambot eh. Kaya nga, parang yeah, katawan... For sure, malakas yan, di ba? Pero ano siya? Para mo kay Pereira. Nasa 20% body fat. No. Pero pwede rin siya mag-heavyweight kasi bro eh. Feeling ko, pang-heavyweight din to eh. Si DC nga, mas maliit pa dyan eh, kung tutuusin. Nanakout ba niya si Glover Teixeira? Hindi, no? Oo, nanakout. Niya. Pucha, may punching power pala to si, ano? Oo. Jamal Hill. Ano yan? At saka sniper yan. Kaya nga. Pero, kumbaga yung accuracy niya, matindi. Yun nga lang,
volume. Yung hindi yung mga swings niya talagang wild. Bababagsak. Hindi kagaya ni ito, sniper din to. Parang considered as the best striker in the UFC to eh. Saka may ano to parang knockout power. Knockout power in spades tapos yung tawag dito yung pinaka top of the line na striking abilities kasi Glory champion yan. Kaya nga Glory diba? Kickboxing by the way. Kickboxing champion talaga. Putang ina. Tingnan mo yung face net ng puta. Ay pero clean cut yung isa ito naman sa bro parang... clean cut to. Clean cut to si Pawatan eh. Si stone face te no. Pawatan in the ay, house. Pa, anong tawag doon guys yung ano? Yung statue sa ano sa Easter Island, Easterlies. Yung mga head alam ko M yun eh. Alam ko Pawatan eh. Hindi, yung Pawatan, yun yung chief ng ano, ng tribo sa kanila. May nag-ano, Chris, ba ako laayon na utang na loob? Saglit lang to, mag-mute ka na muna. Hayop ka! Minessage ka! Ayan na. Hi po! Ayan okay, na, okay, ito na. Na-hype kasi ako, hi po! Ayan na. So, starting the round slow. Pambira naman yung mukha niya. Ano, parang ano eh. Parang walang gana eh. Pero parang ganun yung ano niya eh. Mindfuck na ngayon kay ano. Kay Pereira. Ay, Mawai. Yun, Mawai. Mawai. Tama. So, tama. So, parehas silang sinusukat yung isa't isa. Yung salamat. Kasi parehas mahaba yung reach net ng dalawang to. Oo. More or less, magkasing haba sila. Na. Yung stance ni Hill, parang si John Jones pero na may chan. Pero tingin mo sino mas mahaba ang titi dyan. Isa, ego. Yung isa, ano, Brazilian. Under the tutelage of Glover Teixeira. Oo. Itong si Pereira. Yung wrestling. Kasi lamang siya kay... So, dahil 5 rounds to, kinoconserve nung bawat isa yung kanilang cardio. Oo. Yan, parehas pa lang sinagsusukutan. Ayun, naka-leg kick sa body itong si Pereira kay Hill. Naku. Left kick dun sa right portion ng kanyang ribs. At... pinipili ni Pereira ang kanyang shots samantalang nila low kicks. Kick. Oh, low kick ni Hill itong si Pereira. Grabe yung low kick ni Pereira, walang ano eh. Walang tell. Kumbaga parang biglang pumipitik na lang. Kaya nga eh. Saka maganda ganyang shorts makulay. Ganun ang ginawa niya kay ano eh, kay Adesanya, hindi maiwasan ni ano eh. Ayan. Ni Adesanya. So, parehas lang sila nagko-conserve ng energy para sa final rounds. So, ito na. Diba, nakasingit na naman ng low kick tong si Pereira doon sa lead leg ni Hill. Parehas silang ano ha. Hindi. Orthodox si Pereira, southpaw to si Hill. Grabe. Tingnan natin kung ano. Oh, naka-high kick pero na-block. Na-block ni Pereira yung high kick ni Hill. At blow by blow ang aking reporting ngayon at focus tayo. Dahil kay Hypo, pinati ko sa kanin, Hypo, walang iya ka. So parang ako naging si Nolly Yala ngayon sa UFC. Salamat nga pala dyan sa Pampanga. Yung mga sarap na bangus na Pampanga ni Romeo Katakutan, hayop ka. Huwag mong gawing hamburger ng tilapia. Ayan, so ito, kinikick ngayon ng lead leg nitong si Pereira ni Hill. Oh, low punch abdomen courtesy of Pereira. Parang Street Fighter lang to. Mag side swipe naman kayo diyan mga hype kayo. Wala pang ano eh. Pero actually baka tag time. Pinigilan siya. Huwag ka magulo. Puta! Na-distract. Na left hook ni Pawatan itong si Hill. Si Herb din kasi ginulo. Ay! Oh, hindi! Pero hindi ko maintindihan, bakit nag-bat in si Herb din, bro? Eh, kasi parang ano eh, parang may low kick eh. Grabe! Baka si Sin sa Herb din dyan, ha? Holy shit! Baka si Sin kasi sa Herb din eh. Grabe, hindi. Okay. Mukhang ano naman. Na-distract kasi eh. Parang may mga ilang seconds bago ano eh. Oo nga. Grabe! Puta, nag-sneaky left hand, ha? Oh. Yun yung knockout power. Uppercut na ano. Yun yung knockout power na sinasabi natin na meron si Pereira, Jen, no? Nagulat siya. Talagang, ano, in spades. Pero kita mo, parang walang nangyari sa kanya, no?
Oh. Pero nag-ano siya kasi hindi siya out. Oh, yun ang ano niya. Oo nga. Pero hindi na siya nakaka-defense. So parang hindi na siya awag na herb din yan. Hindi, as if naman makakatakas yun pa siya dun. Yung trauma sa brain. Naging black belt siya. Na jiu-jitsu? Jiu-jitsu yan? Malamang jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Oo. Pero wala naman siyang ginawang grappling na ano. Wala. Okay. No. Fair and square naman yun. Fair and square. Okay. Pero hindi lang sobrang fucking hype! Nakail lang yun! Grabe. Teka. Nakalusot. Anong ano? Give us our money back. Pero grabe yung knockout. Teka, ito na. Panoorin natin. Eh, nag-kick muna pa. Siya. Okay. Kasi ito inawat muna. Oh. Teka. Time out. Okay. We're good. Akala kasi low blow. Kaya, mga ilang ano naman eh. Oh! Ito, parang holy shit. Oh, wala na yan. Oh, kita mo. Nag-buckle na yung head niya eh. Parang ano eh. Parang, Wala siya sa wishu oh. Pubikit na siya bro. Wala na siya sa wishu niyan. Actually, dapat dyan pa lang inawat na ni Herb Dean eh. Pero hinayaan pa ni Herb Dean. Siyempre, ano yung panyo. Oh, diba? Nakalabas na yung dila niya So, inayaan pa ni Herb Dean na mangyari ang ground and pound na yan. Pero nung nag-buckle na yung ulo, wala na. Well, a championship fighter, putang bastos. Wala na siyang... Ngayon lang siya. Oh. Bakit niya ginawa yan? Sino tinitingnan niya? Sino ba si Adesanya? Oh, sino tinitingnan niya? Baka si Adesanya nga. Baka si Adesanya yung ginagawa niya. Ganyan. Nandiyan ba si Israel, bro? Pang-taunt. Oh, nanonood si Adesanya. Oh, nako. I-fuck mo na lang yung ass mo, Israel Adesanya. Holy shit. Either si Dana White o si... Si ano, grabe si Adesanya. Ano, tumay yung legs niya, oh. Bumigay yung left leg niya, parang, bro. Kumbaga parang nagfa-fire up na yung ano niya, yung maging stiff. Kotok, inong kawawo. Binigyan na ni Herb din ng chance talaga mag-defend itong si Hill kasi wala talaga. Buta, so, sino titingnan niya? Sino kaya? Gusto ko makita ko si Dana White. Si Dana, si Dana White dun eh. Baka for the cam lang. Meron siya tinitingnan eh, sa bagay, no? Wala, kasi kung meron yun, finocus siya eh. Di ba, finocus yun sa bagay, eh. No? Ito si Joe Rogan. Ayun naman yung Spanish, ano, yung Brazilian translator, no? Grabe. Joe Rogan. Grabe, napaka ano niya, no? Dominant siya, bro. Ang ano niya, no? Ang saklap siguro, no? Oh. Kasi hindi siya, ano eh, hindi siya... Kumbaga parang knock-out siya, pero ang bilis lang ng pagka-out niya. Kaya nga. Well, ikaw nga nagsabi, Je, anything can happen. Oo. Oh. Kahit yamado ka o dihado, you can still be killed. Grabe. So dominant to si Pawatan, ha? Kawatan! Eto... Pawatan na. Ano tawag ko sa statue na yan, bro? Yung... Mauay statue. Grabe, oh. Okay, maghahamon na ulit yan. Tama. Sino kaya hahamon niya sa light heavyweight division? Grabe. Malamang si Glover Teixeira. Yung kanyang coach ang hamon niya. Medyo matatagalan pa yan. Ano? Kasi parang masyadong dominant eh. Yeah, oh, saka parang Lyoto Silva yan. Baka din sila mag-away. So, di na siya... 8 wins. Grabe yung record niyo. 10 wins, 2 losses. Oh, tsaka may mga ano, may mga contenders dyan. Sino ba mga contenders sa light heavyweight? John Jones. Hindi, wala na si John Jones. Masyado nang malaki si John Jones para magpaliit. Nakita ko mag-mature tong Brazilian translator na to kay Anderson Silva de Espe. Mahaba pa buhok na ito nun eh. Ngayon tayo dati na. Dati ba? Mukhang nga na eh. Magpapalot pa. Kaya nga, di ba? Dati mahaba buhok niyan eh. Grabe tong taong to. Ilang taon na pa si Pereira? 36, bro. 36 na yan? Pinakita kanina. Si ano, 34. Si Hill. Grabe. So... Pero tingin ko kahit mga 40 pa to. Dude, si ano nga, di ba Randy Couture, 40 nga siya nag-champion kasi, eh. Kasi hindi siya flashy na ano eh. Na striker eh. Na, kumbaga, di mo, nakaganon lang. Parang pero, hindi si ano, parang si Adesanya. Oo. Oh. So yung mga joints niya, hindi... Hindi na ma-max out. Oh. No, precision yung ano niya eh. Yun yung maganda, yung basic. Di ba? Kahit sa gym, gusto ko yung basic lang eh. Mm-hmm. Squats, bench, deadlift. Hindi na yung kung ano-anong ginagawa ni Ann Curtis sa gym, putang ina. Ano bang ginagawa niya? Kung ano-anong functional workout na, di ba? So, parang it's very rare na mag...
i-spinning heel kick siya. Tama. Pero nagagaling siya. Pero kaya niya 'yun. Pero kaya niya kasi 'yun. Oo. Yung mga basic lang talaga, mga high kick. Ang pinaka-flashy na ginagawa niya yung flying knee. Kaya nga. 'Yun na 'yun. Kumbaga, when the need arises sa kanya gagamitin. Oo. Eh sina ano nagpapaka-flashy si ano si Adesanya. Si Anderson Silva din. Oh, yeah, mga ganyan, 'di ba? Ito, walang mga antics. Wala kasi yung mukha niya, mukha siyang Maui statue eh. Yan, yung mga nagko-comment, Je. May mga nagpapalit reaction pa ba sa akin? Yung mga hype kayo. Shotgun yung mukha yung mga yan, Je. Siya sa shotgun lang. Sa mukha ninyo. Isa pa. Sa bibig ninyo. Isa pa. Sa puwit ninyo. Ito si partner Paul, ano eh. Gusto trike patrol naman daw ang i-watch party. Ay, ba't di na lang tayo mag-live, Jay, after na ito? Oo, ano, i-off muna natin to tapos mag-relive sige, tayo. Sige. Hindi, kumain muna tayo. Ah, sige. Tapos, 1 to 2 episodes and then live. Pero short lang yung, ano, podcast. Kahit mag-ano, parang matutulog na rin ako eh. Pero pwede tayo mag-ano, mga dalawa siguro. Huwag lang siguro mag-live. Kasi mahaba yung eh, pag nag-live tayo. Tingnan natin. Kasi live na to eh. Nag-live na tayo. Live na to. Sige. Para meron tayong baon sa week. Oh. Oy, may nagbigay ng pera sa atin, no? Oy. Si, ano, keep, si, keep it coming. Ito? Si Alabira. Yan, bigyan mo nga ng pangkabedje, ha? Oo. Teka, ipunin natin yan eh. Hindi pa nga tayo nakaka-ano. Pagtatu natin di pa, yan. Hindi pa yata tayo nakakasweldo dito sa Sawsawad Podcast. Pero, Je, punta natin yung si Chandy o si Monsur. Oh, sige. Dude, gusto niya ikwento yung ano yung Pakistan culture sa atin, yung kung gaano ka beautiful doon and yung kung gaano niya na appreciate yung luto natin. Oo. Sa Philippines. Talaga. Sabi ko na mo gugustuhan pagluluto niya tayo. Pero siya lang nagluluto, mag-isa, wala siyang mga kasama. Bibili bala kong bumili ng camera eh. Pag nabili ko yun, tsaka natin siya puntahan. I guess. Oh. Pucha, ang ganda ng bahay nun. Uy, sumasayaw pa siya. Ay, grabe. Monsur, we're gonna go to your house, your mansion. You're gonna cook us some biryani using Dato Puti Toyo. Teka, tapos na. I-re-recap pa yan eh. Teka, gusto mong panoorin yung kay Max Holloway? Wag na, baka maumay itong mga ampalayagang eh. Kasi napanood na nila yan eh. Siguro siya nanalo? Hindi, gusto ko makita mo eh. Okay, sige. Oo, gusto ko makita mo eh. Oh, sige, i-replay mo. I-replay natin. Uy, walang bro yun, babae. Tungin o. Hindi ko nakita. Kikita yung nipples niya. Teka. Anyway, impressive win by Pereira pero hindi siya ganun ka-exciting. Marami tuloy magiging comment dyan sa UFC 300 na hindi siya ganun ka-fight of the night. Sino yung fight of the night tingin mo, Je? Ito? Teka. Pili ko yung BMF. Hindi, yung ano, yung BMF talaga. BMF. Ito. Sige. Round 1 yan. Ay, sige, huwag mo nang dyan na tayo mag-start, ha? Hindi. Doon sa round, yung ano na lang. Yung pinaka. Yan. So, anong round to? Hindi, round 4 na yan, eh. Round 5. I-forward pa natin ng konti. Oy! Hindi, kasi yung last 10 seconds lang kailangan mo malakang papanood. Yan, sige, yan. Last 10 seconds lang. Kailangan Max Holloway ito, namumula na yung leg. Oo. At saka ano, yung leg kicks niya, nile-leg kick siya ni Justin Gaethje dyan. Ang ganda ng short ni Max Holloway, ha? Oo nga, eh, di ba? Floral. Gusto ko ng ganyan. Floral. Parang Anderson Silva. Mas nakakasipa kasi ng ganyan, eh. Oo. Kasi yung suot-suot netong ni Gaethje. May mga ano eh, may mga designs eh. May mga variations eh. Parang beach tong kay Gaethje. Pero yun talaga yung MMA Venom shorts. Oh, yan yung ano, yan yung fight shorts na tawag. Pero kung medyo versatile shorts yung kay ano eh, kay Holloway. Kung versatile yung ano mo, legs, ganyan kay Holloway dapat yung suot mo. Para free flowing. Forward natin. Sige lang, Jay, malapit na yan. Teka. Yung mga ayan. Ano, mga last 10. Yan, mula dito. Duguan na to si Max Holloway, oh. Yan. Grabe to. Wala may nakaka-knockdown dyan. Ito na. Ay, bagan mo ko, Chris Bakula. Uy, high kick. Uy, knee. Flying knee. Failed flying knee attempt kay Max Holloway. Uy, leg kick, low kick. Gulpin na sila parehas yan. Tandaan mo yun. Oh. Ayan na.
10 seconds. Oy, oh! Tangin na! Street Fighter oh, shit. Oy, ano, ay, oh, reset, reset. Oh, right tangin na, here. Let's go. Bakbakan na, tangin na. Bigyan natin ng show. Oh! Tangin na, puruan niya si Gagey. Grabe! 2 seconds left. Yan yung pangit pag pinatulang mo yung ganyang grabe, klaseng ano eh. Pero si Gagey yun eh. Oo. Diba? Papatulang pag sinabi mo kay Gagey, siya nga yung nanggaganon eh. Kaya nga. Diba? Puta, kakasa talaga tara! Yan. Parang ano, Wanderlei Silva, diba? Tara! Oo, diba? Usuntungan tayo dito. Grabe. Tangan ng Max Holloway to, connected. Ang precision. Tindi, no? Tindi na si precise Max sa ano, chin. Grabe. Grabe, hanggang ngayon tulog let's pa rin. Let's give them a show. Tulog eh, si Mark Zuckerberg kinakausap. Hoy, Mark Zuckerberg! Si Mark Zuckerberg. Andiyan yung asawa niya, ganda ng asawa niya. Hindi pa rin nakaano, hindi pa rin nakakatayusin oo, no, dude, si Gagey. Grabe yung nakaka. Grabe, eh. Solid ng soft. Right hook yun, di ba? Oo. Right hook, tangin. Right hook. Sa chin, connected. Grabe. E-slow-mo yan. Oo, mamaya. Ayan, gusto ko slow-mo yan. Ang tindi. Let's go. At saka, yun ano, din! Fuck. Right here, motherfucker! Oh, ganda ng ilag, no? Boom! Oh! Tangin na overhand! Oh! Overhand! Oh! Overhand! Overhead! Tangin na, purong-puro eh. Hindi nga sa chin eh. Tangin grabe. Na, Tingin ang pinaka-paborito kong knockout ngayon. Overhand, right? Pero iba pa rin yung kay Anderson Silva, yung front kick to the ang face. Ang ganda ng mga ilag ni putangin ng Max Holloway. Oh, di ba na nakatama yung sundok ni Justin Gagey eh, oh? Mm. Di tumama, oh. Si Justin Gagey, sanay siyang makapaganyan nung nagganyan din sila ni ano eh. Oh. Ni, pangalan nun? Ni, nakalaban ni McGregor. Si... yung kalbo? Oo, yung kalbo. Si Morales. Morales. Hindi. Tangin na dito mama yung mga swings ni ano, Gagey. Galing umilag ni Holloway. Nabakla na naman si Joe Rogan. Punta ka na lang Joe Rogan to. Gusto ko na. Tignan mo, nababakla na namang hayop na yan. Joe Rogan na yan. No? Tignan mo. Nagka-cam na yan, bro. Tignan mo yung titi yan. Matikas titi yan. Nagka-cam na naman yan. Grabe. Ganda ng tattoo talaga ni Holloway, no? Oo, diba? Yan yung magandang tattoo, eh. Hawayano, eh. Ngayon lang nakabangon, no? Grabe. Okay. Ay, naku. Sige, okay na yan. Okay na yan! Okay, we are out. So, nakayon yun muna. Ang ating UFC fight companion, pasensya na late ako at naging maingay kay Salome Salvi, eh. Hindi, ayos lang yan. Hypo! Hypothalamus! Hypothalamus! Yun muna. Okay. Salamat sa panonood. Abangan niyo yung episodes ng Sausaw. Paalam-paalam. Okay. Monster si Pereira. Sabi niya, Attorney Sid, nanonood din pala. Sino? Attorney Sid. Ay, sana. Sinama mo pala, no? Ano ba to? Hoy, Chris. Sama ka. Tuesday. Alis sa task Thursday. Uwi. LU. Putang ina naman. Sino ba yan? Eh, yung ating kaibigan. Naku. Si... ayokong pangalanan. Naku. Ito ng kanyang asawa. Okay. Bye.